Kabanata 191 hanggang 1110. Kahit na malakas ang Cheng Kuan na ito, napakalakas na para siyang sect master, na parabang siya ang master ng Divine Dragon Sect. Gayunpaman, imposibleng lumuhad si Omi sa kanya. Ito ay isang kinalabasan na naisip na ni Omi sa sandaling ito. Nang makita ng asawa ng guru na hindi pa rin mabilis lumuhad si Omi, abala siya sa pagsasabing, "Fenger, lumuhad ka at makipag-ayos kay Senior Cheng." Umiti si Omi, "Aminin mo, anong krimen yan? Ikaw." Naiinis din si Master Shifu, "It's such a time," Omi has still wild tone, "what sin is there? Offended the strong and you need the sin." Sumigaw si Cheng Kuan, "Feng Qingyuan, kung lumuhad ka at humingi ng awa, titingnan ko ang mukha ng iyong Panginoon at may bahay, pati na rin ang iyong Divine Dragon School, at napakaraming martial artist sa eksena, baka matigilan ko siya, iyong buhay, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo alam kung paano pahalagahan ang iyong sariling buhay." Sabi ni Omi, "City Lord, walang kwenta ang magsalita ng sobra, kung gusto mo akong patayin, kahit sinong mukha ang kasama, tsaka, hindi ko akalain, mapapatay mo talaga ako, Wind Lightning, hindi ako isang malambot na persimmon. Sige, subukan natin." Malamig ang tingin ni Cheng Kuan at sumigaw siya. Nakaramdam si Omi ng nagyayelong lamig sa kanyang likuran, "kung hindi mo binibilang si Cheng Xiaoju, kasama si Master Teacher at tiyahin, walang tiwala si Omi sa pangangalaga sa sarili." Kinampas ng palad ni Cheng Kuan ton si Omi. Tandaan ang URL kunshu8.net. Huwag. Si Cheng Xiaoju, tulad ng inaasahan, ay sumugod kay Omi, at ang guro at tagapagturo ni Omi, ay sumugod upang tulungan si Omi na harangan ang kapangyarihan ni Cheng Kuan. Ang makapal na granite ng lupang kinatatayuan ni Omi ay nagpalabas ng butas, na nagpapakita kung gaano kabagot ang suntok. Ang mga tao ay walang katulad na nagulat nang makitang si Omi ay talagang nagawang iwasan ito, kung ito ay iba pa, ako ay natatakot na ang sinumang hindi nakapasok sa sapatos ng sect master ay hindi kailanman makakaiwas dito, alam na si Cheng Kuan ay maihahambing, sa antas ng isang sect master. Matapos iwasan ang suntok, ang buong katawan ni Omi ay lumipad pabalik sa labas ng pangunahing tirahan ng lungsod at nawala sa isang kisap mata, ngunit sa sumunod na segundo, ang boses ni Omi ay narinig sa hangin, "Cheng Kuan, suntok ngayon, sa ibang araw, ako. Ibabalik ito ng 10 beses, palom." Gumuhit ang mukha ni Cheng Kuan sa buong view ng publiko, unang umiwas si Omi at tumakas, at pagkatapos ay binyantaan siya sa ganoong paraan, nakakahiya talaga. Parehong gaman ang loob ng amo ni Omi at ng asawa ng amo nang makitang nakatakas si Omi, ngayon lang nila naisip na si Omi ay kailangang masugatan ng husto kung hindi siya mamamatay, ngunit ang resulta, nakatakas si Omi, nakakagulat naman, "Fingers, ang mga kasanayan ay talagang mahusay. Kuya Wind, hintayin mo ako." Agad na lumipad si Cheng Xiaoju at sinubukang habulin si Omi. Gayunpaman, hinayla ni Cheng Kuan ang kanyang anak na babae sa isang suntok, sinampal ito ng malakas, at inutusan ang isang tao na bantayan siya. Si Jin Yuanlu, sa kabilang banda, ay wala kahit saan, kaya natural, ang kasal na ito ngayon ay hindi matutuloy. Sinabi ni Cheng Kuan sa mga tao, "paumanhin sa lahat, ginawa ko kayong lahat na pumunta ng walang kabuluhan. Ayos lang, aalis muna kami. City Lord Cheng, aalis muna kami, palom." Maraming tao mula sa maraming sekta ang umalis. Hindi man lang nagsalita ang master teacher ni Omi, umalis na lang siya, at habang papalabas siya ng gate, sumigaw ang kanyang nakababatang kapatid na babae, "Master, Master Teacher. Prayer, bakit ka nandito?" "Ako, bumaba ako ng bundok kasama si Kuya Wind. Emf, bumaba ng bundok ng pribado, haharapin kita pagbalik ko." "Master, hindi ako maglakas loob." Ang asawa ng guro ay nagtanong, "Rare, ang iyong senior brother Wind ay nakatakas, alam mo ba kung nasaan siya?" "Bueno, alam ko, sumama sa akin si Master Shifu." Sa oras na ito, gayunpaman, sinabi ni Ding Ru, "huwag na tayong pumunta kay Windy ngayon, ay." Sa takot na si Cheng Kuan ay hindi gustong magpadala ng isang tao na sumunod sa atin, ngayon ay bumalik tayo kaagad sa Divine Dragon Sect, at si Fenger mismo ay babalik. Mabuti. Kaya lang, hindi hinanap ng master teacher ni Omi si Omi,
Bagkus ay dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae pabalik sa Divine Dragon School, ang nakababatang kapatid na babae ay sobrang nanlumo na dapat ay alam niyang hindi siya susulpot. At ngayon sa City Lord's Palace, ang City Lord ay nag-utos sa isang lalaki, sundan sina Mr. at Mrs. Dingru at tingnan kung nasaan ang Wind Lightning na yon. City Lord, gusto mo siyang patayin? I'm bound to kill him when I found him, kung wala lang masyadong tao ngayon, sana itinaboy ko na lang siya, pero next time, hindi na siya gaanong sinuswerte. Sige, susundan ko sina Mr. at Mrs. Dingru. Sa kasamaang palad, naisip na ito ng amo ni Omi at hindi na hinanap si Omi, diretsyong umalis sa Rangjo City. Sa ngayon, si Omi ay nasa inn na tinutuluyan niya noon. Nandito si Omi na naghihintay sa pagdating ng asawa ng kanyang amo. Gayunpaman, matapos maghintay ng kalahating araw si Omi, hindi niya nakitang dinala ni Little Sister ang kanyang master at asawa ng master. Tila may naisip si Omi at ngumiti, mukhang natatakot ang asawa ni Master Teacher na magpadala si Cheng Kuan ng isang tao na susunod sa kanya at wala siyang balak na hanapin ako, kaya malamang na bumalik siya sa Divine Dragon School. Ibig sabihin din ito ay talagang sinusubukan ni Cheng Kuan na patayin ako. Bahagyang ngumiti si Omi, ngunit sa ilalim ng ngiti, ang nakatago ay galit. Naramdaman ni Omi na hindi niya sinaktan si Cheng Kuan, at hindi kasalanan ni Omi na nasira ang kasal ngayon, problema lang ito ng kanyang anak. Inilagay ni Cheng Kuan ang lahat sa ulo ni Omi, at hinding-hindi papayag si Omi doon. Dahil hindi siya mabait, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan, Cheng Kuan, aalalahanin kita. Nadurodge ang tasa ng tsaa sa kamay ni Omi. Si Omi ay hindi umalis sa Rangzhou City pansamantala at nanatili ng isa pang gabi. Sa tirahan ng City Lord. City Lord, simula kahapon, isang araw at isang gabi na namin sinusubaybayan si Dingru at ang kanyang asawa, hindi sila nagkita ng Wind Lightning, mukhang bumalik sila sa Divine Dragon Sect. Dapat siyang mag-ingat na magpapadala ako ng isang tao upang subaybayan sila. Kung gayon ano ngayon? Pagkatapos ay pag-usapan natin ito mamaya, gayunpaman, sa hinaharap ang kasalukuyang lakas ni Fang Lightning, kahit na ang kanyang talento ay malakas, mayroon pa rin siyang hindi bababa sa 30 taon bago niya ako maabutan, at magkakaroon ako ng maraming pagkakataon na pumatay. Siya sa lihim. Ngunit paano kung ang Divine Dragon School? Pinatay ko siya ng palihim, ano ang magagawa ng Divine Dragon Sect sa akin, ang Diablo ay nakatago sa lahat ng dako, na dalubhasa sa pagpatay sa mga henyo na juniors ng mga matuwid, na nagsasabing hindi yun ang Diablo. Kumusta na kayo dyan Miss? Nako, hindi alam ni Miss ang nangyayari, sumisigaw siya para hanapin si Wind Lightning, duda talaga ako na nolason si Miss sa pilit, kung hindi, bakit siya nahuhumaling, normal, kahit ang pinakahenyo na tao ay hindi sumasamba, at nahuhumaling sa isang tao sa ganoong lawak . Isang mapilit na lason. Mukhang nag-iisip si Cheng Kuan. Si Omi Kiaozuang ay umalis sa Rangzhou City. Si Omi ay nagpaplano na bumalik sa Divine Dragon Sect mula sa ibang ruta, ang kanyang paglalakbay pababa ng bundok, na dumadaan sa Songnan Mountain, Flag Mountain Sect, at Rangzhou City. Tatlong insidente, natatakot ako na ang prestihiyo ng mundo nagbalik ang numero unong bunso. Hehe, umupo si Omi sa isang karwahe at ngumiti ng maluwag. Nagawa ni Omi na maging napakalakas at pinalakas si Naguo Chingan, Shiren Xuan, at Jin Yuanlo, ito ay salamat sa makapangyarihang martial daw na naintindihan niya 10,000 pagbabago, pare-pareho at hindi nagbabago, ito ay isang napakalalim na martial daw. Kung si Omi ay hindi naglakbay sa ibang mundo, nakaranas mula sa kahinaan hanggang sa tuktok, at sa wakas ay bumalik sa mundong ito, halos 3 buhay, tulad ng isang maalamat at hindi kapani-pani walang karanasan, kung gayon si Omi ay maaaring hindi maunawaan ng isang malalim at hindi maintindihan na martial daw. Bukod dito, nadama ni Omi na maaari niyang maunawaan ang isa pang mas malakas na martial daw. Kabanata 1072. Pagkatapos ng 20 araw ng paglalakbay araw at gabi, bumalik si Omi sa paanan ng Divine Dragon Sect. Pagod na ako. Tumalon si Omi sa kanyang kabayo at napaupo sa lupa gamit ang kanyang puwetan, kahit nasa paanan na siya ng bundok, pagod pa rin si Omi para kumapit. 20 araw, araw at gabi ng walang tigil na pagtakbo, at nabaligtad ang aking puwet.
Wala pang isang oras na biyahe ito sa lumilipad na barko sa ibang mundo, miss ko na talaga ang paglipad ng mga barko sa ibang mundo. Omi bulong sa sarili. Matapos magpahinga ng ilang sandali, lumipad si Omi patungo sa Divine Dragon Mountain. Guro at Ina, bumalik na si Kuya Wind. Dumiretso si Omi sa isang main hall. Ang master teacher ni Omi ay ang master ng isang partikular na palasyo sa Divine Dragon Sect, at sa ilalim ng door master ng Divine Dragon Sect ay ang 15 temple masters. Hindi alintana kung ito man ay door master o temple master, lahat sila ay magkakapatid na lalaki at babae, ang parehong henerasyon. Halimbawa, ang gate master ng Divine Dragon Sect ay ang nakatatandang kapatid ng amo ni Omi, ngunit hindi ito nasa ilalim ng parehong master. Ang Panginoon ni Omi ay ang 13th Palace Master. Fenger, bumalik ka kaagad, nag-aalala ako, talagang natakot ako na si Cheng Quan ay nagpadala ng isang tao upang mahuli ka. Ang asawa ng guro, si Yan Xingye, ay nataranta. Sumambo si Omi, ang di matagalang alagad na si Wind Lightning ay nagbibigay galang sa kanyang amo at asawa ng amo. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Bumangon ka, bumangon ka. Umiti si Ding Ru, sige, huwag kang masyadong magalang, nasabi na sa amin ng iyong nakababatang kapatid na babae ang lahat tungkol sa iyo, kaya hindi mo na kailangang sabihin pa sa amin. Oh. Umiti si Omi, naisip ni Omi na kailangan pa niyang magpaliwanag. Sinabi ng asawa ng guro, Fenger, hindi ko inaasahan na kahit na pumunta ka sa kabilang mundo at naantala ng husto, napakalakas mo pa rin noong bumalik ka, nakarapat dapat na maging alagad ko. Hehe, nasa kabilang mundo ako, at hindi ako nagtagal para mag-retrain, isa o dalawang taon lang. Anyway, you're just amazing la. Kinurot ng asawa ng guro ang mukha ni Omi at sinabing, ang asawa ng guro ni Omi ay isang bata, kadalasan kasama si Omi at ang iba pa, siya ay parang kapatid na babae, hindi tulad ng isang asawa ng isang guro. Sinabi ni Ding Ru, sige, Xingye, pansinin mo ang iyong imahe. Uuwi na ako sa sarili kong tahanan, anong imahe ang dapat bigyang pansin, Fenger, Terra, sabihin mo kay Shinisan kung ano ang ibang mundo, makinig ka, parang ang saya-saya. Panipi. Ah, sinabi ni Ding Ru, may pag-uusapan pa kami ni Windy, darating ang idol chit-chat mamaya. Inilabas ng asawa ng guro ang kanyang dila at inakay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngumiti si Omi na walang imak. Ang asawa ng guro ay mukhang isang malikot at cute na batang babae pa rin. Ang swerte talaga, kahit 60 gulang na si Shiniang, ngunit maganda ang kanyang talento, kasama ang pag-unawa sa medisina, mananatili, mukhang 30 years old na babae, nananatili pa rin ang rhyme, ang kagandahan ng sukdulan. Hindi takot sa biro, tinatayang ang mga kasintahang iyon ni Omi sa kabilang mundo, sina Shumei Chen, Liana, at iba pa. Ay hindi kasing kaakit-akit at kabataan tulad ni Shiniang. Ngayon pa rin ito, kung makalipas ang 10 taon, mas matanda pa sila kay Shiniang, hindi banggitin si Omi. Naisip sila ni Omi at napabuntong hininga sa loob. Sinabi ni Ding Ru, Fenger, maupo ka. Oo, Shisan. Nako, ang asawa ng iyong guro, siya ay palaging ganoong ugali, kapag siya ay bumalik sa bahay, ang kanyang kalikasan ay liberated, at kapag siya ay lumabas, siya ay kumilos pang ang mature upang bigyan ako ng mukha. Sabi ni Ding Ru na medyo nahihiya. Ah, guro, mabuti na lang, kay gandang laging pinapanatili ni Shiniang ang puso ng isang batang babae. Ikaw, ano ang alam ng isang bata, ang ilagay ito ng maayos ay upang panatilihin ang puso ng isang batang babae, upang ilagay ito ng masama ay pagiging bata. Master ah, ang swerte mo talaga ah, ngayon sa Jiangho, ang daming naiinggit sa iyo na pakasalan si Shiniang, isang magandang banal na doktor ah, noon ang mga taong tumugis kay Shiniang, narinig ko na maari kang umikot sa paligid. Divine Dragon Mountain. Ngayon, maraming sikat na senior sa Jiangho Lake ang humabol kay Shiniang noon, at ikaw ay nasa 7-8 pa rin. Oh. Napangiti si Ding Ru, sa katunayan, ang pagpapakasal kay Yan Xingye ay ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay, noon ang katanyagan ni Yan Xingye sa Jiangho ay kasing ganda ng kasalukuyang Qinren, at kahit na medyo mas sikat kaysa sa Qinren, dahil hindi lang malakas ang talento ni Shiniang, isa rin siyang babaeng banal na doktor. Sa huli, pinakasalan siya ni Ding Ru ng Divine Dragon School, at saglit, hindi mabilang na mga tao sa Jiangho ang napupuot kay Ding Ru.
Ngayon, halos 30 taon na ang nakalipas, at ang dingro ng taong iyon ay napunta na rin mula sa pagiging disipulo ng Divine Dragon Sect, hanggang sa pagiging Temple Master at middle ranking member ng Divine Dragon Sect. Noong panahong iyon, si Dingru ay halos kasing edad ng kasalukuyang Omi, mga 30, at sa edad na iyon, isa rin siya sa mga henyo na magiging master. "Master, ano ang masasabi mo sa akin?" tanong ni Omi. Bumalik sa katinuan si Dingru at ngumiti, "Ano ba, kailangan ko bang may sasabihin para manatili ka rito? 11 taon na tayong hindi nagkita, hindi ba dapat maganda ang pag-uusap natin?" "Master, mag-usap tayo habang gumagawa tayo ng tsaa." "Mabuti." Nagsalin si Omi ng tsaa para sa kanyang amo. "Guro, mangyaring uminom ng tsaa." Nagtanong si Omi, "Master, wala pong sinabi sa inyo si Little Sister, di ba?" Nagtataka si Omi kung dahil sa sinabi sa kanya ni Little Sister ang tungkol sa relasyon niya sa demonic na si Mu Chengjie kaya sadyang iniwan siya ni Master para kausapin. "Ah, ano? Nako, hindi. Halika, alam kong nasa kabilang panig ka ng mundo at nakapag-asawa na ng ilang asawa." "Ah," tumawa si Omi, at naisip ni Master na iyon ang sinasabi ni Omi. "Anak, hindi ko akalain na magiging malandi ka pala." "Guro, ako po, hindi na kailangang ipaliwanag, normal lang sa isang lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na asawa." "Siya nga pala, Fenger, binigay mo talaga ang iyong master credit. Ngayon sa Jiangho, ang iyong dakilang pangalan ay muling kumakalat, ito ay kasing kahindak-hindak, gaya noong ikaw ang numero unong binata sa mundo." "Hehe, maling pangalan lang." Mahinhina sabi ni Omi, ngayong alam na niyang fictitious name, bakit niya hiniling na ay hype up ito noon. Umiti si Dingru at tumingin kay Omi, tumibok ang puso ni Omi, dapat sinabi ni Little Sister sa master teacher niya, nanlumo si Omi, gusto niya talagang paluan si Little Sister. "Guro, anong klaseng pagpupulong ang pupuntahan ninyo ngayong pababa ng bundok?" tanong ni Don. "Isang pagpupulong tungkol sa demonyo." "Ah, tungkol sa demon sect." "Oo, ang devil cult ay lalong naging laganap nitong mga nakaraang taon, gumagalaw at pinapatay ang ating mga matuwid na henyo, mayroong 2 natatanging henyo ng matuwid na sekta na namatay sa kamay ng devil cult noon." "Paano ganito ang relihiyon ng demonyo? Aba, ang matuwid na demonyo, may punto ba, ang sarap mamuhay ng masaya, bakit mag-aaway?" sabi ni Omi. Kumunot ang mga kilay ni Dingru at sinaway, "Fenger, paano mo nasasabi ang mga ganyang salita? Delikado para sa iyo na mag-isip ng ganyan, mga demonyong demonyo, sino mang nasa aking matuwid na landas, lahat ay maaaring patayin, hindi sila makakasama. Ang iyong senior na matay ang kapatid ni ate na si Uncle Yan sa kamay ng demonic demons, huwag mong sabihin na ngayon lang, huwag mo nang uulitin, pag narinig ng senior mo na ate, natatakot akong malungkot siya." Kabanata 1,93. Oh, tumango si Omi, tila hindi alam ni Master ang tungkol sa relasyon nila ni Mu Chengjie, kung hindi, hindi na siya magsasalita ng magalang ngayon. Ang Jiangho na ito, ang 1,000 taong gulang na sama ng loob sa pagitan ng matuwid at ng Diablo, ay hindi na kayang lutesin ni Omi, dahil napakaraming matuwid na tao ang namatay sa kamay ng Diablo, gayon din, ang Diablo ay mayroon ding maraming tao, na namatay sa kamay ng matuwid, sa loob ng 1,000 taon, ang sama ng loob ay masyadong malalim. Natakot si Omi na kung isa sa publiko niya ang kanyang relasyon kay Mu Chengjie, mahahadlangan siya ng hindi mabilang na mga hadlang, kahit na si Omi ay determinado sa kanyang puso at hindi kailanman susuko kay Mu Chengjie. Sinabi ni Dingru, "Sa pagkakataong ito, nang bumaba tayo sa pulong, iminungkahi ng Martial Alliance Master na kailangan din nating mag-counterattack, at ang bawat sekta at kapangyarihan sa Righteous Alliance ay kailangang magpadala ng 1 na hahatiin sa 5 grupo para makalusot sa Devil Sect at patayin ang ilan sa mga henyo nito." "Ah," nagulat si Omi, "may ipapadala ang Righteous Alliance sa Demon Sect." Nag-alala si Omi na wala siyang dahilan para pumunta sa teritoryo ng Demon Sect, kung makakapunta si Omi sa teritoryo ng Demon Sect, mahahanap niya ang Jedi na iyon sa Demon Sect at maglakbay sa kabilang mundo. "Iyan, Guro, ang disipulo ay handang maglakbay. Si Omi ay abala." "Kalokohan," bulalas ni Dingru. "Hindi gumagawa ng kalokohan ang disipulo, labis na kinasusuklaman ng disipulo ang mga tao sa relihiyon ng Diablo, hayaan mo na ang disipulo." "Sige, mayabang lang ako sa bibig ko para sabihin sa'yo,
Major matter ito para sa ating Divine Dragon Sect. Hindi ako ang magdedesisyon kung sino ang ipapadala. Bahala na ang Gate Master. Pagkatapos ng Divine Dragon Sect meeting bukas, isang desisyon ang gagawin. Sabi ni Ding Ru. Oh, gayon pa man, Guro, kailangan mo akong ipaglaban. Umaasa si Disipulo na isa sa mga taong pupunta sa isang misyon sa sekta ng Diablo. Si Omi ay abala. Ang unang website na m.kanshu8.net. Wendy, gusto mo bang sumaya? Oo. Dapat mong malaman na ito ay isang napakadelikadong misyon. Walang nakakaalam kung ilan sa mga taong pumunta sa misyon na ito ang babalik ng buhay. Napakarisiko para sa iyo. Bilang isang genius na prospective master, na gumawa ng isang bagay na ito, imposible, para ipadala ka doon ng Divine Dragon Sect. Gusto ko talagang pumunta, parehong may mga panganib at pagkakataon, ang pananatili sa Divine Dragon Sect araw-araw ay hindi tulad ng pag-aalaga ng baboy, para maging isang mahusay na mangangaso, kailangan mong mag-strike out. Sige, ipaparating ko ang iyong mensahe. Salamat sa iyo, Master. Sige, abala ka sa trabaho mo, hindi kita iingatan. Oh, aalis na ako. Umalis si Omi sa main hall. Ang puso ni Omi ay desperado na gustong pumunta sa teritoryo ng Diablo, para magkaroon siya ng pagkakataong makilala si Mutsenji. Uminit ang puso ni Omi nang maisip niya si Mutsenji, at hindi na siya makapaghintay na halikan ang mukha nito. Bukod dito, maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong mahanap ang pasukan sa kabilang mundo. Lumabas si Omi sa main hall, at nakita kaagad niya sina Little Sister at Senior Sister na magkahawak kamay at nagtatawanan sa harap niya, para silang magkapatid, at pareho silang maganda. Si Little Sister ay isang namumuong kagandahan, habang si Shiniang ay isang mature at intelektual na kagandahan, at ang mature na lasa na iyon ay tila walang utang sa kanyang Panginoon. Nang makita ng asawa ng guru si Omi na lumabas ng main hall, agad siyang tumakbo at hinaila ang kamay ni Omi at sinabing, "Fenger, halika rito, sabihin mo sa akin, ano ang nakakatuwa sa kabilang mundo, nakikinig sa iyong maliit na kapatid na babae, ang ibang mundo ay parang langit, na nagpapabalik sa iyo at nagreklamo tungkol sa kung gaano ito kasama." Ah, napakurap si Little Sister. Ar, mas mahigit. Galit na sabi ni Omi, "Little Sister, ano ba talaga ang sinabi mo sa amo at asawa ng amo mo? Gusto mo bang paluhan ka ng kapatid mo?" Tumawa si Little Senior Sister, "You there." Sabi ni Omi, "Yung kabilang mundo mas maunlad nga ito kaysa sa mundong ito, kaya noong una akong tumawid sa kabilang mundo, wala man lang 2 araw, na in love na talaga ako sa buhay ng mundong iyon." Tumitig si Sensei, "Gaano ba talaga ito ka-advance?" Una sa lahat, ang mga bahay ay advanced, ang mga bahay doon, 12-12 ng mga kwento, ito ay tulad ng nagmumula sa paanan ng Divine Dragon Mountain, patong-patong hanggang sa kalagitnaan ng antas. Imposible, sapat na ba ang hangin para maiyip ito? Umiling si Shiseim at sinabing, "Haha, syempre hindi, may kasamang expertise, kaya hindi ko na ay detalye. Sa kabilang mundo, mas sagana ang pagkain kaysa dito, mas advanced ang gamit kaysa dito, at ang paraan ng transportasyon para makalabas, ay mas advanced din. Sa kabilang mundo, mayroong isang bagay na maaaring lumipad sa kalangitan, ang bilis na iyon, tumatagal lamang ng kalahating oras upang sumakay ng kabayo sa loob ng 20 araw. Kinurot ng asawa ng guro ang braso ni Omi at sinabing, "Mabuti sa iyo, ang lakas ng loob mong magyabang sa harap ng asawa ng guro, kung saan sa mundo mayroong napakabilis." "Ego? Shisan? Totoo ang sinabi ko." Hindi nakaimik si Omi, hindi man lang sinabi ni Omi ang telepono, nasaan ang TV. "Balang araw, gusto ko talaga silang dalhin sa kabilang mundo para makita ito." "Bamantong hininga ang asawa ng guro, ayon sa iyo, talagang walang silbi ang ating mundo." "Hindi totoo yan, sa kabilang mundo, wala pang nakatuntong sa Clan Master Realm, sa mundo natin. Kahit sinong henyo na prospective clan master ay kayang mangibabaw sa mundo sa kabilang mundo. Hindi ako magsisinungaling sayo, ay tinuturing akong nagdumina sa mundo sa kabilang mundo, at matagal na akong emperador, hehe." "Ano ang emperador?" Kumunot ang noo ng asawa ng guro. "Sa Jianghu na ito, walang emperador o anumang bansa, iba't ibang sekta at iba pang puwersa lamang." Sinabi ni Omi, "Ang isang emperador ay pinuno ng isang bansa, katumbas ng ninuno ng ating Divine Dragon Sect.
Dagdag pa rito, ang bansang kinaroroonan ko, ang Yanhuang Empire, ay tinatayang katumbas ng ating buong Jiangho. Wala akong mga eroplano at sasakyan, kaya parang ang buong ilog ay napakalaki, ngunit sa kabilang mundo, na may mga eroplano at kotse, hindi ito napakalaki. Umalis sa bibig ang asawa ng guro, huwag kang magyabang sa harap ko, napakalaki ng ating mundo na walang hanggan, narinig ko na may ibang kontinente, o kahit ilang kontinente, sa kabila ng malayong karagatan, ngunit ang ating mga barko ay talamak ang krudo at mga hayop sa dagat, ni hindi natin alam. Oh, alam ko, malaki rin ang mundong ito. Kung saan si Omi at ang iba pa ngayon ay isang kontinente sa karagatan, ang laki ng kontinenteng ito ay malamang na hindi malayo sa Yanhuang Empire, dahil ang mundong ito ay walang eroplano at maaaring hindi tumatawid sa malayong karagatan, kaya ang pangunawa ng lahat ay ang kontinenteng ito rin. Noong unang panahon, ang isa sa mga ninuno ng Divine Dragon Sect, upang ituloy ang martial arts pagkatapos ng kaharian ng Ancestor, ay nagtangkang pumunta sa ibang malayong kontinente, at sa wakas ay nawala, hindi alam kung siya ay namatay sa karagatan, pagkatapos ng lahat, napakalayo nito, not to mention the ship of this world, kahit na lumilipad na barko ng ibang mundo, natatakot ako na halos isang buwan ang lumipad, ganoon kalayuan, hindi ordinaryong tao ang makatawid. Tungkol sa kung anong uri ng mundo ang nasa kabilang panig ng malayong karagatan, wala ring nakakaalam. Kung mayroon man talagang mga malalakas na tao na nalampasan ang kaharian ng ninuno ay isa ring alamat. Kung madadala dito ang lumilipad na barko mula sa ibang mundo, posibleng lumipad at tingnan. 1094. Nag-usap sina Omi at Sifo hanggang gabi, si Sifo ay parang curious na maliit na babae, bagaman ang kanyang bibig ay nagsasabi na si Omi ay nagyayabang, ngunit nakikinig pa rin sa pagpapakain. Talagang ginawa ni Omi ang kabilang mundo, nagsasalita na parang ito ay higit na paraiso, sa katunayan, ito ay not so good at all, although some aspects of life were more advanced, but in terms of martial arts, after all, it was a much lower place, and after a long time, it would be boring, unless may pumunta doon para magretiro. Sige, Wendy, salamat sa pagbawi sa asawa ng teacher mo sa mahabang usapan, gabi na. Bumalik ka at maligo ka at kumain ng hapunan. Okay le. Tumalikod na ang misis ng guro at naglakad palayo, napailing si Omi sa likod ng misis ng guro at tumawa, sa poster at figure ng asawa ng guro ay talagang naglakas loob din si Master na ihatid siya sa labas, buti na lang, halatang mas mataas ang ugali ng mga tao sa mundong ito, kung ibang mundo, kasama ang napakagandang babae na lalabas, na nakita ng malakas na lalaki, ninakawan na niya ito ng ilang minuto. Bumalik si Omi sa kanyang sariling kwarto, naligo, at pagkatapos ay pumunta sa dining hall, kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid, pati na rin ang kanyang Panginoon at asawa ng amo, lahat ay sabay na kumain ng hapunan, ang mga detalye ng pagkain ay hindi mataas, 4 o 5 pinggan. Walang malaking isda o karne, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa napakaraming taon, ang mga tao ay napakahanay, ang lahat ay tila masayang kumakain, para sa lahat. Huminto si Sifo para titigan siya, at naisip ni Sifo, Dingru, kalimutan mo na ito, bihira ang lahat na maging masaya ngayon, buti bumalik si Fenger, hayaan mo silang uminom ng masarap ngayong gabi. Emph! Umuso si Sifo at hindi na nagsalita pa, alam ng lahat na pare-parehong nawala si Sifo. Yay! Nagsaya ang lahat ng nakatatandang kapatid, kasama si Omi. Umupo si Little Sister sa tabi ni Omi, nang makita ang nagpapalakpak na si Omi at ang iba pa, tinitigan niya ang mga nakatatandang kapatid na lalaki at sinabing, kumpol ng mga lasing. Habang umiinom ang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki ng kanyang alak, sinabi niya, Master A, ano ang gagawin mo sa kasal ng bunsong nakatatandang kapatid na babae at ni Chi Renxuan? Oo, sa pagkakataong ito, nang bumaba si Brother Feng, umakyat na siya sa Flag Mountain School para bugbugin si Chi Renzuan, kaya bakit hindi ka tumawa? Ubo, umubo si Omi, sabi ng asawa ng guro, nakausap ko na si Rear tungkol sa bagay na ito, ang ibig sabihin ni Rear ay ayaw din niyang pakasalan si Chi Renzuan, alam naman nating lahat na si Rear at Fenger ay bata pa. Mga sweethearts, huwag kang mag-alala, hindi kami desperado ng master mo, pero kung tutuusin, major matter ito sa pagitan ng Divine Dragon School at ng Flag Mountain School, hindi tayo ang magdedesisyon, gagawin natin ang lahat.
para makipag-usap sa punong guro upang subukang iangat ang kasal na ito. Bukod dito, ngayong kumukulo na ang balita sa mga ilog at lawa na natalo si Chi Renxuan kay Fenger at walang mukha na pakasalan si Rear, sa tingin ko ay mapipilitan si Chi Renxuan na automatikong umatras sa kasal dahil sa panggigipit ng publiko. Tandaan ang URL konshu8.net. Oh, mabuti naman. Nagkatinginan sina Omi at Little Sister, pareho silang ngumiti ng bahagya, at napayuko si Little Sister na namula. Uminom si Omi at ang kanyang mga nakatatandang kapatid hanggang sa hating gabi. Mukhang napakasaya rin ngayon ni Master at Senior Sister, sa unang pagkakataon sa mga taon na sobrang saya nila, kaya maaga nilang pinatay ang mga ilaw at nagpagulong-gulong sa isa't isa sa kumot na iyon sa madilim na silid, at paminsan-minsan, doon, napabuntong hininga pa si Senior Sister, inilalabas nila ang kanilang kaligayahan sa ganitong paraan. Nang imulat ni Omi ang kanyang mga mata ay kinaumagahan na. Exhale, huminga ng malalim si Omi para alisin ang natitirang alcoholic energy sa kanyang katawan. Kuya Feng, magandang umaga. Little Sister, magandang umaga. Senior Brother Feng, dinalhan kita ng tubig pang laba, kaya bilasan mo at maghugas ka, kung hindi, pupunta ka sa cafeteria mamaya at wala kang makakain. Haha, Tito Lee ng kantin, napakakuripot pa ba niya, madalas mas kaunti ang nilalagay niyang kanin. Well, hindi ka pa rin nagmamadali. Maghugas ka na. Tumawa ng malakas si Omi, lahat ng ito, medyo mabait. Ang namamahala sa pagkain sa kantin ay si Uncle Lee, na nakatatandang kapatid ni Master, ngunit pagkatapos, dahil sa kanyang mababang talento, hindi siya masyadong nakakamit sa martial sining, kaya tinalikuran na lamang niya ang pagsasanay sa martial arts at pinangasiwaan ang pagkain. Gayun din sa kanyang mga 60 taon, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ni Master Uncle Lee at Master Ding Ru, huli, walang pagkain. Hindi naging madali para sa Master na magsabi ng anuman tungkol dito, ngunit ngayon makalipas ang 11 taon, ganoon pa rin ang tiyuhin na si Lee. Nang matapos maghugas si Omi ay dali-dali siyang pumunta sa kantin kung saan tapos nang kumain ang kanyang kapatid na babae. Pagdating ni Omi sa kantin, sinabi ni Master Uncle Lee, nandoon pa ang huling mangkok ng lugaw. Tanong ni Omi, Tito Lee, ako lang ba ang hindi pa nakakakain ng almusal? Hindi pa kumakain ang kuya mo, pangalawang kapatid, at panglima mong kapatid. I go, ilang kanin ang nilagay mo mas kaunti, gutom na sila. Umisi si Omi, buti na lang dumating siya, may mangkok pa ng lugaw. Siyempre, ang cafeteria na ito, na isang maliit na cafeteria sa 13 templo, ay ginamit lamang ni Omi, ng kanyang mga kapatid, pati na rin ng ilan sa kanyang mga katulong. Bawat isa sa 15 bulwaga ng Divine Dragon Sect ay may sariling kantin. Sa oras na ito, dumating si Kuya Exiong. Tito Lee, wala na bang lugaw? Nanlulumong tanong ni Exiong. Wala na, sino ba ang nagpa-late sayo? Ako ay nalulumbay. Kinailangan ni Exiong na kumuha ng isang piraso ng bawang at kainin ito. Pagkatapos mag-almusal, ang lahat ng mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae ay sinasadyang pumunta sa harap na bulwagan upang magsanay ng martial arts. Si Omi ay dumating din sa harap na bulwagan, ang nakababatang kapatid na babae, ang 3 nakatatandang kapatid na lalaki, at ang 4 na nakatatandang kapatid na babae ay lahat ay nagsasanay ng martial arts ng buong team time, lalo na si Junior Sister, para siyang masipag na maliit na bubuyog araw-araw, bumangon siya bago mag-umaga para mag-practice ng martial arts. Ngayon, ilang oras na siyang nag-e-ensayo, kada dating lang ng iba pang senior brothers, even the second and fifth senior. Natutulog pa ang magkapatid. Hindi agad nakasali si Omi sa martial arts practice team. Kuya Feng, pumunta ka dito para magsanay ng martial arts, ano pa ang iniisip mo? Tanong ni Little Sister. Yan, nasaan sina Master at Sister? Tanong ni Omi. Sabi ni Little Sister, pumunta si Master Teacher sa isang meeting, ang sect meeting. Tumango si Omi, kahapon, sinabi na ni Master Shifu na ang Righteousness Alliance, bawat sekta ay kailangang magpadala ng tao sa teritoryo ng Diablo upang patayin ang mga henyo ng Diablo upang ipakita ang kanilang ganting pag-atake, hindi nila kayang hayaang patayin ng Diablo ang mga matuwid na henyo. Sa sandaling ito, pumunta ang asawa ni Master Teacher sa sect meeting, tiyak na tinatalakay niya ang bagay na ito.
Sabik si Omi na pumunta sa teritoryo ng Demon Sect, kaya nasaan ang isip na magsanay ng martial arts sa sandaling ito. Tumalikod na si Omi at umalis. Ah, Kuya Fang, ano ang gagawin mo? Si Little Sister ay abala sa pagsigaw. May nangyari na, pwede kang mag-practice ng martial arts mo hanggang sa bumalik ako sa'yo. Oh, medyo walang kabuluhan si Little Sister O, parang wala si Omi para magsanay ng martial arts ng magkasama, nakaramdam agad ng kawalang saysay, hindi magiging ganito si Omi hanggang sa bumalik siya. Dumiretso si Omi sa pangunahing bulwagan ng deliberasyon ng Divine Dragon Sect. Sa sandaling ito, ang 15 Hall Masters ng Divine Dragon Sect, pati na rin ang maraming mid-level powerhouses, lahat mula sa henerasyon ng tiyuhin ni Omi, ay nakaupo lahat sa Hall of Deliberation, at tila hindi pa nagsisimula ang meeting, habang nag-uusap sila. Sa sandaling iyon, may tunog ng pag-ubo, lahat ay tumingin at abalang nagsabi, tingnan ang punong guro. Kabanata 1095. Ang Gate Master ng Divine Dragon Sect ay tinawag na Song Ding Tian, at si Song Ding Tian, kasama si Ding Ru at ang iba pang 15 Temple Masters, ay magkakapatid sa parehong henerasyon, at humawak sa posisyon ng Gate Master dahil si Song Ding Tian ang may pinakamataas na martial. Mga kasanayan sa sining. Para sa mga nasa mas mataas na henerasyon, ang mga henerasyon ng Master Teacher ay lahat ay na-promote sa posisyon ng Master Teacher Elder, at ganap na nakatuon sa pag-unawa sa martial arts at hindi kasama sa pamamahala ng sekta. Tumingin si Song Ding Tian sa karamihan ng tao sa palasyo, tumango at nagsabi, hindi na kailangang maging magalang, kayong lahat na magkakapatid na dibisyon, umupo at magpulong. Pagkaupo, sinabi ni Song Ding Tian, Senior Brother Ding Ru, sabihin sa amin ang pangunahing nilalaman ng pulong na ito ng Righteous Sect Alliance. Mabuti. Tumayo si Ding Ru at sinabi, ang pangunahing nilalaman ay tungkol lamang sa isang bagay, ang bawat kapangyarihan ng sekta sa Positive Sect Alliance ay kailangang magpadala ng isang kinatawan sa teritoryo ng Diablo upang patayin ang ilan sa mga henyo ng Diablo, upang malabanan ang laganap na mga aksyon. Of the Devil Sect in our Positive Sect Alliance, bago ang 15 ng susunod na buwan, ang bawat sect power ay magpapadala ng isang tao na magtitipon sa Qingzhou, syempre, ang taong ipinadala ay dapat magaling sa assassination at hindi masyadong malakas, dahil kung sakaling Mob Igo, hindi sulit para sa Righteous Alliance ang mawala ng isang malakas na tao. Tumango si Song Ding Tian at sinabing, alam ng lahat ang tungkol dito, ang ating Divine Dragon Sect, sino ang ipapadala natin? Sandaling natahimik ang lahat, sinabi ni Song Ding Tian, kami, Divine Dragon Sect, hindi kasama ang mga tiyuhin ng head teacher at iba pa, mayroon lamang 18 Zhangxi Realm sa aming magkakapatid, at bawat Zhangxi Realm ay mahalaga, kaya hindi namin maaaring ipagsapalaran ang Zhangxi Realm na patayin. Ang mga henyo ng Devil Sect. Kung wala pa, ang ibang mga sekta ay tiyak na hindi magpapadala ng isang clansman realm doon, at kahit na ang pangunahing alyansa ng sekta ay nagtutulungan, lahat tayo ay may kanya-kanyang iniisip, natatakot ako, karamihan ay nagpapadala ng isang alagad ng Unity Realm upang harapin ang bagay na ito. Kung gayon, ang ating Divine Dragon Sect, magpapadala rin ba tayo ng disipulo ng Unity Realm? Siyempre, ang ibang mga sekta ay napakatalino na hindi sila magpadala ng isang clansman realm para ipagsapalaran ang kanilang buhay, kaya bakit tayo sa Divine Dragon Sect ay magiging napakatanga? Ngunit paano kung ang lahat ng iba pang mga sekta ay magpadala ng kanilang mga kaharian ng mga angkan? Ha, there's no what if, I know this decent alliances too well, it's another thing to talk a good game, but to actually act. Tumawa si Song Ding Tian. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. May gustong sabihin si Ding Ru ngunit hindi niya ginawa, bagamat mariing hiniling ni Omi na pumunta, ngunit ayaw niyang pumunta si Omi sa isang bagay na napakapanganib. Malamang na hindi rin magpapadala ang ibang mga sekta sa kanilang mga mahuhusay na disipulo. Kung gayon, sino ang ipapadala? Sinabi ni Song Ding Tian, magpadala ka ng isang disipulo na halos maubos na ang lakas, hindi malakas o mahina. Kung sino man sa inyo ang may angkop na kandidato, irekomenda mo siya o ang isa't isa. Natahimik sandali ang bulwagan, malamang na dead-end na trabaho ang ganitong gawain, na magre-rekomenda ng sarili nilang disipulo na pumunta. Umiti si Song Ding Tian, na para bang lahat ay nasa kanyang inaasahan. Sinabi ni Song Ding Tian sa isang lalaki, kapatid na Liu Mao,
Ang alagad ng iyong kamahalan na tinatawag na Abiyaw, sa palagay ko ay kakayanin niya ang bagay na ito. 46 na siya ngayong taon, kumpleto ang Unity Realm, medyo angkop, bakit hindi kami, hayaan mo na ang alagad mong si Abiyaw. Ang tiyuhin na iyon na tumawag kay Liu Mao ay abala sa pagsasabing, Master Brother, ang aking alagad na si Abiyaw. Siya ay nagpakasal ilang buwan na ang nakakaraan, kung sakaling hindi siya bumalik, ano ang dapat niyang gawin sa kanyang manugang na babae, o kung hindi, isipin ang ibang mga alagad, mayroon bang angkop na isa? Tumanggo si Song Dingtian at sinabing, sige, dahil kakasal pa lang niya, hindi talaga bagay, sino pa ba ang mga disipulo mo na bagay? Hoy, Junior Brother Ding Ru, yung malaking alagad sa ilalim mo na tinatawag na Xi Yong, sa tingin ko siya ay medyo nababagay, mahigit 40 na rin siya ngayong taon, hindi pa siya naging pamilya, ang kanyang kaharian ay ang Unity Realm Great Perfection, sa tingin ko ay angkop na siya sa misyon na ito. Mas mahigit na gulat si Ding Ru, abala sa pagsasabing, Master Teacher Brother, ang aking panganay na alagad na si Xi Yong, siya ay lulong sa alak gaya ng buhay, pumunta sa teritoryo ng Diablo para sa ganoong bagay, natatakot ako na halos hindi niya kayang hawakan ito, I think we should pick a thoughtful person, otherwise parang mamatay na, ano sa tingin niyo mga kapatid? Sa pangunahing bulwagan, ang lahat ay sumisipa sa paligid na parang bola. Super speechless si Omi mula sa labas ng main hall. Hindi katakataka na hindi kinaya ng Righteous Alliance ang Demon Sect, ngayon kahit isang sekta ay ganito, lalo pa ang pagtingin sa buong Righteous Alliance. Habang sinisipa ng lahat ang bola, may sumigaw mula sa pinto, hindi na kailangang lumaban, pupunta ako. Napatingin ang lahat sa pintuan at nakitang pumasok si Wind Lightning. Sumigaw si Ding Ru, Fenger, anong ginagawa mo dito, naglolako ka, bumalik ka. Tumingin si Omi sa kanyang amo at ngumiti, alam niyang hindi talaga siya irerekomenda ng kanyang amo na pumunta, gaya ng inaasahan. Napatingin ang lahat kay Omi na nagtataka. Umiti si Song Dingtian at sinabi, Pamangkin Feng, ikaw ang pag-asa sa hinaharap ng ating Divine Dragon Sect, ang kinabukasan ng Divine Dragon Sect ay nasa iyong mga kamay pa rin, manatili kang tapat sa bundok. Sinabi ni Omi, Master Teacher Uncle, napagpasyahan na ng disipulo na pumunta, sa pagkakataong ito ang alyansa ng matuwid na sekta ay nagpadala ng mga tao upang patayin ang henyo ng Diablo, kung ang bawat matuwid na sekta ay tulad ng Divine Dragon Sect, ayaw nilang makipagsapalaran at magpadala ng mahinang alagad na walang kinabukasan, subukang magtanong kung paano haharapin ang sekta ng Diablo. Kaya, sa pagkakataong ito, ang disipulo ay handang pumunta. Kalokohan. Sabay-sabay na sabi ng ilang tao sa bulwagan, tila hindi sang-ayon ang lahat sa pagpunta ni Omi, kung tutuusin, ang kinabukasan ni Omi, natatakot ako, ang magiging pinuno ng Divine Dragon Sect, paano niya hahayaan ang gagawin ng hinaharap na ulo ang ganoong bagay, kung sakaling ang kamatayan ng Divine Dragon Sect ay hindi isang malaking kawalan. Ang iba pang mga sekta ay random na nagpadala ng isang hindi masyadong maaasahan, ngunit ang Divine Dragon Sect ay nawala ng kahalili sa pinuno ng sekta, ito ay sobrang luji. Umiti si Omi, mga tiyo at tiyo, handa ang mga disipulo sa lahat, tiyak na pupunta ang mga disipulo. Tsaka magaling magtago si disipulo, hindi mahirap para sa akin ang pagpatay, tama, napagdesisyonan ang bagay na ito ng walang karagdagang talakayan, iba't ibang mga tiyuhin at guro, ang pagpupulong ay ipinagpaliban. Tumalikod si Omi at lumipad. Nanlumo si Song Dingtian, sino ang namamahala? Napatingin ang lahat kay Song Dingtian. Panginoong Guro, nagpadala ka ba talaga ng hangin at ulap? Paano kung doon siya namatay, hindi ba? Kaya lang, dahil nagpumilit siyang pumunta, hayaan mo siya, gayunpaman, akala namin, Divine Dragon Sect, ay nawala ang hangin noon, kung talagang namatay siya, magpanggap na hindi na siya bumalik, mayroon pa kaming chinren, at ang hinaharap ay hindi mas masama kaysa sa ibang mga sekta. Pumayag ang lahat, at napabuntong hininga si Ding Ru. Nakumpirma ang paglalakbay ni Omi sa Devil's Territory. Bago ang 15 ng susunod na buwan, kailangang maglakbay si Omi sa Qingzhou upang magtipon kasama ang iba pang mga sekta. Kinabukasan, handa nang umalis si Omi. Ang asawa ng guro ay nagbilin sa kanya ng 1,000 salita, Fenger, mag-ingat sa lahat, ang lahat ay tungkol sa iyong sariling kaligtasan, mapapatay mo man o hindi ang henyo ng Demon Cult ay isang maliit na bagay, ang iyong sariling buhay ay ang malaking bagay.
Panipi. Well, I know, I won't die. Little sister is such a beautiful beauty that she has not even married yet. Pag namatay ako, hindi ba isang malaking kawalan? Daw, kalokohan mo lang, kapag hindi ka nakabalik ng buhay, ikakasal na agad ako sa iba. Kabanata 1:16. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng pagkakataong magpakasal sa ibang lalaki. Seryosong sabi ni Ding Ru, sige, huwag kang magbiro, lahat ng dapat kong sabihin sa iyo ay nasabi na, pagkatapos ay ikaw na ang bahala. Naiintindihan ko, mga senior brothers and sisters, pati master and junior sisters, aalis na ako, hintayin mo akong bumalik. Manam, tumipad si Omi sa kanyang kabayo, tanging si little sister lang ang nag-iisa, at tila alam niya, kung ano ang kahalagahan ng napaka-aktibong pagpunta ni Omi sa Demon Sect para pamunuan ang mga turo. Natatakot ako na hinahanap niya si Mu Chenji para pumunta at maghanap ng iba, daan patungo sa kabilang mundo. Little sister iningatan ang lihim na ito sa kanyang puso, nais na sabihin ay hindi maaaring sabihin, masyadong masakit. Sumakay si Omi sa kanyang kabayo at umalis sa pagkalipol. Dumiretso si Omi sa Qingzhou. Malayo pa ito sa Qingzhou, wala pang kalahating buwan ng pagtakbo, walang magawa si Omi, dalawang araw nang hindi bumalik, pahihirapan na naman ang puwitan. Makalipas ang mga 16 na araw, sa 14 na araw ng sumunod na buwan, dumating si Omi sa Qingzhou City. Ang Qingzhou City ay isa ring malaking lungsod, nakabilang sa Tangshan School, at ang Panginoon ng Qingzhou City ay isang tiyuhin ng Tangshan School. Ang unang website na m.kanshu8.net. Diretso si Omi sa itinalagang reception location, isang tirahan ng Tangshan School. Ang iyong kamahalan ay, hello, ako ang Divine Dragon Sect, Wind Lightning, papunta sa pagtitipon at papunta sa teritoryo ng demonyo. Sabi ni Omi habang tumatalon sa kanyang kabayo sa harap ng residence. Ano, ikaw ay Wind Lightning mula sa Divine Dragon Sect, ang numero unong pinakabata sa mundo. Tama, paano ito posible, walang paraan na ang Divine Dragon Sect ay magpapadala ng napakalakas na henyo sa Demon Territory para mamatay. Sabi ng kapatid na Tangshan Sect na nakatanggap nito. Hey, I'm afraid that you Tangshan Sect, you are only sent one to deal with it. Aba, every sect is like that, what's the point of send someone to the monarch territory, complete formality. Pero hindi bagay, ako, Wind Lightning, ay nasa isang misyon, ang paglalakbay na ito ay tiyak na makumplito ang misyon ng pagpatay, kaya't huwag mo akong pangunahan. Brother Feng, please. Nataranta ang tumatanggap na kapatid na iyon ng Tangshan School at pinapasok si Omi. Pagpasok sa tirahan, nakita ni Omi ang mahigit isang dosenang disipulo mula sa iba't ibang sekta. Sinulyapan ni Omi ang karamihan, ang 12-12 mga disipulo mula sa iba't ibang sekta ay pawang mga disipulo ng Unity Realm, nasa edad 40 o higit pa, na may mga kaharian sa paligid ng Unity Realm completion. Walang pag-aalinlangan, si Omi ang pinakamalakas na pag-iral sa mga taong pumunta sa teritoryo ng Demon Sect sa pagkakataong ito, at ang iba't ibang mga sekta ay nagpadala ng isang disipulo na may maliit na hinaharap upang harapin ito. Nabigo si Omi sa iba't ibang sekta ng matuwid na landas, at angkop na ilarawan sila bilang isang nakakalat na gulo. Maraming tao ang nakakita kay Omi, at ang ilan sa kanila ay abala sa pagsasabing, itong disipulo, ikaw ba ang Wind Lightning ng Divine Dragon Sect? Eksakto. Ah, ito talaga ay Wind Lightning, ang Divine Dragon Sect ang talagang nagpadala sa iyo. Damn, masyadong mapagbigay ang Divine Dragon Sect. Hindi pwede. Ang lahat ay walang katulad na nagulat na ang Wind Lightning ay napunta sa Devil's Territory. Brother Feng, please sit down, please sit down, although we are all older than you, we are all your admirers. Sinamba ng lahat si Omi. Sabi ng isang tao, haha, ngayong sasamahan na tayo ng Wind Lightning, bigla akong nakaramdam sa loob, puno ng pag-asa at sikat ng araw ah. Oo, bago ako nag-alala na ang paglalakbay na ito sa teritoryo ng Diablo ay tiyak na isang paglalakbay na walang pagbabalik, isinulat ko pa ang aking huling habilin at itinago ito sa aking dibisyon, ngunit ngayon na ang junior brother na Wind Lightning ay pupunta sa atin, parang hindi ko na magagamit ang kalooban ko. Hahaha. Tuwang-tuwa ang lahat nang makitang umalis ang Wind Lightning, pagkatapos ng lahat,
ang lakas ng wind lightning ay alam ng lahat, na parang may bigla ang garantiya ng buhay. Sabi ni Omi, mga kapatid, huwag kayong masyadong maagang maging masaya, hindi ko magagarantiya ang inyong kaligtasan pagdating natin sa teritoryo ng Diablo, mabuti na lang at hindi ninyo ako hilahin pababa para matapos ang misyon. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin kakaladkarin pababa, at umaasa kaming makukumpleto mo ang misyon. Sabi ni Omi, okay, itong paglalakbay na ito sa teritoryo ng Diablo, para patayin ang mga taong iyon. Pwede bang magkaroon ng listahan? Oo, oo, pakitingnan ito, Kuya Wind. Kaagad may naglabas ng listahan. Tiningnan ito ni Omi at may limang tao sa listahan. Ang una, disipulo ng demon cult Poison Elder, Red Scorpion, ang taong ito ang target ng pagpatay. Ang pangalawa, alagad ng demon cult Living Death Sect, si Wu Zheng Cheng, ang taong ito ang target ng pagpatay. Ang pangatlo, disipulo ng demonic cult's Hopeful Sect, Bone Truth, ang taong ito ang target ng pagpatay. Ang pang-apat, ang demon cult's 10,000 Dead Bones Disciple, Ghost Iman, ang taong ito ang target ng assassination. Ang panglima, ang 18th elder ng Devil Sect na saradong disipulo, si Mo Ming Dao, ang taong ito na pinatay ko bilang target. Sa ngayon, ang limang target na ito, ay hindi itinuturing na napakahirap, at hindi rin sila itinuturing na pinakahenyo na pag-iral ng Devil Cult, sigurado akong alam din ng ating matuwid na alyansa ang napakahenyo na pag-iral, tayo. Hindi posibleng makumplito ang misyon, ito ay makabuluhan lamang, bigyan ang Devil Cult ng ilang babala. Gayunpaman, ang limang layunin na ito, sa totoo lang, kung hindi dahil sa pagdating ni Brother Wind, natatakot ako na wala tayong nagawang kumpletuhin ito. Bagamat ang limang target na ito ay papasok pa lamang sa Unity Realm, mga henyo sa kanilang early 20s, tiyak na nasa ilalim sila ng maraming proteksyon. Inilapag ni Omi ang listahan at sinabing, sige, alam ko na, ihain mo sa akin ang alak at karne, gusto kong kumain. Oo, oo, halika, dalhin agad ang pinakamasarap na alak at mga pinggan. Agad na nagutos ang reception brother ng Tang Shan Sect. Ang lahat ay abala sa pagbuhos ng alak at pag-toast kay Omi, na ginagawang parang si Omi ang boss, at sa katunayan ay siya nga ang boss, at ang assassination mission na ito ay maaari lamang umasa kay Omi. Si Omi ay may sariling plano, siya ay pupunta sa teritoryo ng Diablo, ang pagpatay ay isa lamang sa kanila, ang pakikipagkita kay Mo Chenji ay ang pangalawa, ang paghahanap ng daan patungo sa kabilang mundo ay ang pangatlo. Ngunit, dinala ba talaga ni Omi ang grupong ito ng mga pasanin? Hindi, gusto talaga ni Omi na dalhin ang grupong ito ng mga pasanin, natatakot ako na kung paano siya mamamatay, bukod pa, kung alam nilang may koneksyon siya kay Mo Chenji, at kumalat pabalik sa alyansa ng Katwiran, malamang na siya ay papatayin ng lahat ng mga sekta, ang mga alyansa ng Katwiran, ang pagpatay sa kanilang sariling mga tao ay malamang na napakaaktibo, ipinadala upang harapin ang Diablo, ay natatakot sa mga kamay. Pagkatapos noon, sunod-sunod na dumating ang mga alagad mula sa ibang sekta. Ang Righteous Alliance, mayroong humigit kumulang 30 puwersa ng sekta, kaya dapat mayroong higit sa 30 mga disipulo sa kabuuan sa oras na ito upang pumunta sa teritoryo ng Demon Cult. Kinabukasan, pinangunahan ni Omi ang mahigit 30 disipulo at umalis. Ang orihinal na plano ay ang higit sa 30 tao, na nahahati sa limang grupo, ay hiwalay na aalis. Ngunit si Omi na ngayon ang boss, at direktang inutusan ng lahat, na sundan siya at umalis ng magkasama. Mahigit sa 30 tao, bawat isa ay nakasakay sa isang kabayo, ang umuungal sa kalsada na parang isang pangkat ng mga bandido. Makalipas ang mga 20 araw, dumating si Omi at ang iba pa sa pinakakanlurang bayan ng Righteous Alliance, na siyang hangganan ng teritoryo ng Diablo. Nagkataong gabi na, at inutusan ni Omi ang lahat na magpahinga sa maliit na bayang ito. Sabay-sabay kumain ang lahat, pagkatapos kumain, punta ka sa kwarto ko para mag-meeting, bukas opisyal na kayong papasok sa teritoryo ng Devil. Sabi ni Omi sa lahat. Kabanata 1077. Oo. Pagkatapos kumain, pumunta ang lahat sa kwarto ni Don Omi. At si Omi ay naliligo sa isang kahoy na bar aisles, nakaupo sa bar aisles at nakikipagkita sa lahat. Kuya Feng, huwag ka nalang maligo, bukas ay papasok ka na sa Demon Sect para angkinan ang mga turo,
paano mo planong hatiin sa limang grupo tulad ng binuo ng Righteous Alliance noon, o iba pa ba itong plano? Ibang mga plano, syempre. Anong plano? Hahaha. Tumawa ng malakas si Omi at sinabing, mga kapatid, papasok na tayo sa teritoryo ng Diablo, natatakot ba kayo? Kalokohan, baka hindi na bumalik ang biyaheng ito, sinong hindi matatakot? Buti naman, natatakot din ako. Ngunit hindi ako, Wind Lightning, ay minamaliit kayo, natatakot ako na kayong lahat ay kabilang sa Madlang Fry sa kani-kanilang mga dibisyon. Ag, napahiya ang lahat. Kuya Feng, sabihin mo lang kung anong meron ka. Tandaan ang URL consu8.net. Okay, pagkatapos ay sasabihin ko, mga kapatid, huwag pumunta sa oras na ito kapag pumasok ka sa teritoryo ng Diablo upang pumatay ng limang henyo. Ano? Hindi ba tayo pupunta? Oo, manatili kayo sa bayang ito upang makipagkita sa akin, hayaan mo akong pumunta sa teritoryo ng demonyo ng mag-isa, at makikipagkita ako sa iyo dito kapag tapos na ako. Pero, nagkatinginan ang lahat, napangiti si Omi, parang napakakitid din ang utak niyo, eh, kung ganoon, kung sino man sa inyo ang ayaw magstay at makilala ako, sumunod kayo sa akin sa demonic territory. Simula sa kaliwa, isa-isa, sabihin nating, piliin na tumanggap o piliin na sumama sa akin. Piliin kong tumanggap, tanggapin, 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 tanggapin. Matapos ang mahigit 30 receive calls, natapos na ang lahat sa pagsasabi ng kanilang posisyon. Hahaha, tawa ng tawa si Omi sa pag-aakalang may hindi sumasang-ayon sa planong ito, ngunit dahil dito, nabigyan sila ng pagpipilian at pinili ng lahat na pumalit. Mahigit 30 tao ang nagkatinginan, nagkakahiyaan sa isa't isa, ano, lahat sila ay piniling pumalit, kung gaano ito kaiya sa lahat, paano ang hangin ay bahagyang tumingin sa kanila, ngunit, nawala na ng kaunting buhay kumpara sa, medyo nakakahiya wala lang. Sabi ng isa sa kanila, Kuya Feng, magkikita tayo dito, kaya mo ba itong harapin ng mag-isa? Kung hindi mo kaya, pumili ka ng ilang taong makakasama mo. Tumingin si Omi sa 30 o higit pang mga taong nakatayo sa silid at tumango, sige, kung gayon, kung sino ang nakatayo ay sasama sa akin. Wow! Sa loob ng isang segundo, lahat ng 30 o higit pang mga taong nakatayo ay agad na nakaupo sa sahig, at ang bilis ng pag-upo na iyon ay kasing bilis ng kidlat. Hahaha! Tumawa si Omi, The Righteous Alliance, anong klaseng mga disipulo ang pinadala nila? Itong grupo lang ng mga sakam na disipulo ang makakakumpleto ng assassination mission. Sige, magpahinga na kayong lahat, bukas mag-isa na lang ako at mag-isa akong papasok sa demonic territory, kayo na po ang bahala sa akin dito. Okay, lahat ay nasa ilalim ng kaayusan ni Senior Brother Wind. Ang lahat ay umalis ng napakarami, ang mga mukha ng lahat ay nagdiriwang ng katotohanan na hindi nila kailangang sumama sa labanan. Mas gugustuhin pa ni Omi na pumunta ng mag-isa para magawa niya ang sarili niya. Ang plano ni Omi ay patayin muna ang 5 target sa listahan, pagkatapos ay gawin ang sarili niyang bagay at hanapin si Mo Chenji at ang channel. Kinabukasan, nagising si Omi bago mag-umaga at saka pumasok sa teritoryo ng demonyo. At ngayon, sa maraming bahagi ng Righteous Alliance, kumakalat na ang balita tungkol sa Wind Lightning na pupunta sa Demon Sect para tapusin ang assassination mission. Pinuri ng lahat ang Wind Lightning, pinuri ang Divine Dragon School, kahit na ang ibang mga sekta ay kailangang purihin ang Divine Dragon School, napakahirap. Ang karamihan ng Divine Dragon Sect, gayunpaman, ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Omi, lalo na ang mga master teacher, junior sister, at iba pang mga kapatid. Pagkaraan ng 2 araw, nagpakita si Omi sa isang maliit na bayan sa teritoryo ng Diablo. Ang maliit na bayan na ito ay tinawag na Windblade Town. Si Omi ay nagbihis na parang demonyong demonyo at nakasuot din ng maskara ng balat ng tao, bagaman ang teritoryo ng demonyo ay mapanganib at madalas na nakakaharap ng malalakas na demonyo, ngunit hanggat ang isa ay maingat at maayos na nakatago at hindi napapansin, ang bayan sa pangkalahatan ay hindi masyadong mapanganib. May hawak na mapa ng Devil's Territory si Omi. Windblade Town, kung gayon, ang pinakamalapit na sekta ng demonyo dito ay ang Living Death Sect. Sa target list, mayroong isang lalaki na nagngangalang Wu Zhengcheng, isang disipulo ng Living Death Sect, alagaan muna natin ang lalaking ito.
Matapos gawin ni Omi ang kanyang plano, siya si Kiao Zhuang ay naging isang ordinaryong tao at naglakbay ng kaunti patungo sa direksyon ng buhay na patay na paksa. Pagkalipas ng 5 araw, dumating si Omi sa hanay ng Living Dead Sect. Napapaligiran si Omi ng matataas na bundok, kaya hindi niya alam kung nasaan ang Living Dead Faction, lalo pa kung nasaan si Wu Zhengcheng, at hindi ganoon kadaling tapusin ang naturang assassination mission. Umupo si Omi at dahan-dahang nag-analyze. Dahil ang Positive Alliance ay maaaring gumawa ng listahang ito at malaman ang tungkol sa karakter na ito na si Wu Zhengcheng. Nangangahulugan ito na si Wu Zhengcheng ay isang medyo sikat na henyo sa teritoryo ng Diablo, tulad noong ako ay naging numero unong bunso sa mundo, ako ay sikat din sa Positive Alliance, at maraming tao sa relihiyon ng Diablo ang nakarinig din tungkol sa akin, at may mga tao pa nga mula sa relihiyon ng Diablo na gustong pumatay sa akin. Gayun din, itong Wu Zhengcheng ay mas sikat sa Devil Sect, at magagawa ko, para malaman kung magtatanong ako ng kaunti. Sa ngayon, hahanap muna ako ng isang lugar tulad ng isang restaurant kung saan pinaka-develop ang balita. Matapos maghanap ng kalahating araw, sa wakas ay nakahanap si Omi ng isang maliit na tindahan ng tsaa sa isang sulok ng bundok, sa isang malaking kalsadang trapiko na patungo sa hilaga at timog. Maganda ang takbo ng tea shop na ito, at mayroong 30 o 40 tao ang umiinom ng tsaa doon sa sandali, karamihan sa kanila ay dumarating. Guest, ano ang gusto mong inumin? Pagkaupo ni Omi, nagtanong ang isang babae na makapal ang suot. Sinabi ni Omi, hindi ba ito isang tindahan ng tsaa? Mayroon bang iba pang serbisyo maliban sa tsaa? Umiti ang matapang na babaeng iyon at sinabing, anong serbisyo ang gusto ng bisita? Hahaha, this place is in the middle of nowhere, I've searched for half day to find a tea shop, what services? Guest, taga out of town ka, di ba? Oo, dumadaan dito, sa kasamaang palad, masyadong mapanglo ang lugar na ito, wala man lang dissenting restaurant. Guest, kung gusto ko talagang humanap ng mapaglalayuan, hindi mo talaga ito mahahanap kung walang lokal na manggaguna. Paano ito, bigyan mo ako ng 50 taels at dadalhin kita sa magandang lugar. Panipi. Hindi gumalaw si Omi, kailangan ko munang malaman kung anong magandang lugar iyon, paano kung mabaliw ako. Guest, sa isang sulyap isa kang martial arts practitioner, makukulong ka pa ba sa akin? Siyempre ito ay isang magandang lugar para makalayo sandali. Sabi ni Omi, iinuman ko muna ang aking tsaa, at pagkatapos ay gagawa ako ng desisyon pagkatapos kong maubos ang aking tsaa. Mabuti, umupo doon si Omi at uminom ng tsaa, pagkatapos ay nakinig sa ibang mga tao na nag-uusap sa paligid niya, ang pangunahing layunin ni Omi ay mang-alap ng impormasyon tungkol sa Living Death Faction na si Wu Zhengcheng, sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kabilang panig ay makakahanap siya ng pagkakataon na patayin siya. Sa kasamaang palad, sa pagkabigo ni Omi, isang oras na siyang umiinom ng tsaa sa tea shop na iyon, at ang mga nakapaligid na customer ay umalis at paulit-ulit na dumating, at walang nagsasalita tungkol sa Living Death Faction. Tila hindi ito magandang lugar para makakuha ng impormasyon, kailangan ni Omi na pumunta sa ibang lugar na mas maraming bilang at mas maraming isda at dragon, ang demonyo ng tindahan ng tsaa ay nagsabi lamang na mayroong isang lugar upang makatakas dito, marahil, ang lugar na iyon ay isang lugar para sa mga isda at dragon. Kabanata 1098. Boss Lady, tingnan mo. Darating. Pagkatapos bayaran ni Omi ang bill, bigla siyang gumawa ng nakakatuwang pag-atake sa demonyong amo na ginang. Gustong subukan ni Omi kung makukuha niya ang impormasyon sa pamamagitan ng mesmerism na lubhang makakabawas sa oras. Tinatanong kita, kilala mo ba ang henyo ng Living Death Sect, Wu Zhengcheng? Sinabi ng masiglang boss na babae sa isang nalilitong boses, alam mo. Nagulat si Omi, hindi niya inaasahan na alam niya talaga. Paano niyo nakilala ang isa't isa? Anak siya ng tiyuhin ko. Aalis na ako, totoo bang hindi madaling mapunta sa posisyon ng isang lalaki? Hindi makapaniwala si Don sa magandang balita. So, ano ang kailangan kong gawin para mahanap siya? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Hindi ko siya mahanap, pumunta siya sa Living Dead School para magsanay ng martial arts. Nasaan ang Living Dead School? Sa Valley of the Dead, hindi ko alam kung eksakto, ito ay napakahigpit. Kung gayon kailan aalis si Yu Zhengcheng sa Valley of the Living Dead?
Sa kalahating buwan, taunang pagdiriwang ng dewormang ng aming nayon, dapat ay bumalik siya upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Sunod-sunod na impormasyon ang nakuha ni Omi at saka umalis, nagising ang demonyong amo na babae at parang nakatulog. Kakaiba, bakit ako nakatulog? Dumiretso si Omi sa hometown ni Wu Zhengcheng, kalahating buwan lang ang hihintayin niya, uuwi na siya para sa dewormang festival. Sa mga oras na iyon, iyon ang gusto ni Omi sa kanyang munting buhay. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Ang bayan ni Wu Zhengcheng ay puno ng mga tambol at gong, at dumating na ang taunang dewormang festival. Si Omi ay naghihintay sa pasukan ng nayon mula pa noong dalawang araw, at kung uuwi si Wu Zhengcheng para sa pagdiriwang ng dewormang, tiyak na dadaan siya sa pasukan. Tumigil ka. Sino ka? Ako ang gustong mamatay ka. Sa pasukan ng nayon, hinarang ni Omi ang isang lalaki na mga 20 taong gulang, ang lalaking ito ay si Wu Zhengcheng. Emf, mayroon ka bang mga kwalipikasyon para gustuhin ang buhay ko? Umuso si Wu Zhengcheng, ngunit, bagamat sinabi niya yon, labis siyang kinakabahan sa loob. Pinalaki ni Omi si Wu Zhengcheng, siya ay talagang isang henyo, 20 taong gulang pa lamang, naabot na niya ang maagang yugto ng Unity Realm. Kung ang ganitong uri ng tao ay lumaki, tiyak na siya ay magiging isang malakas na henerasyon sa hinaharap. Dai, hindi na nag-abalang makipag-usap sa kanya si Omi para hindi magkaroon ng komplikasyon. Ah, pinatay ni Omi si Wu Zhengcheng gamit ang isang espada. Kung tutuusin, mas malakas si Omi kaysa sa kanya, napakadaling pumatay ng isang 20 anyos na henyo. Matapos siyang patayin ni Omi, agad niyang kinuha ang bangkay ni Wu Zhengcheng at itinapon ito sa isang bakanting sulok upang maiwasang maagang malantad ang kanyang target at habulin ang pinakamalakas na tao mula sa Living Dead Faction. Ang trabaho ni Omi ay hindi tinatablan ng tubig, at 5 araw pagkatapos ng pagkamatay ni Wu Zhengcheng, hindi pa ito natutuklasan ng buhay na patay na faction, at si Omi ay malayo na sa lugar. Ang susunod na target, ang Hopeful Sect Disciple, Bone Truth. Lumipas ang isa pang kalahating buwan. Ang balita ng pagpatay kay Wu Zhengcheng ay kumalat sa teritoryo ng Diablo. Galit na galit ang Living Dead Sect at nagpadala ng maraming malalakas na lalaki upang imbestigahan at tuklasin ang pumatay. At ngayon, si Omi ay nasa isa sa mga lungsod sa Demon Territory. Nakaupo si Omi sa harap ng bintana at umiinom mag-isa. Ang Acacia Sect ay nasa kailaliman ng lungsod, at ang pangalawang target ni Omi, ang Bone Matrimony, ay malapit na. Gayunpaman, hindi kumikilos si Omi ng padalos-dalos. Dahil kumalat ang balita ng pagpatay kay Wu Zhengcheng at naging alerto ang lahat ng sekta ng Devil Sect, sinubukan ni Omi ang isang mahusay na paraan. Ilang beses nang hindi nagtagumpay, kaya pinili ko na lang na maghintay para sa aking pagkakataon. Sa sandaling ito, sa pangunahing altar ng Demon Sect. Magulat sa Patriarch. Kumusta ang imbestigasyon? Sino ang pumatay sa henyo ng Living Death Faction, si Wu Zhengcheng? Tanong ng isang napakalakas na mukhang lalaki. Sinabi ng subordinate, Patriarch, ang unang hinala ay ginawa ito ng Decent Alliance. Ang matuwid na alyansa. Oo, ang mga taong nagtatago sa Righteous Alliance ay nagpadala ng salita na ang Righteous Alliance ay nagpadala ng mga tao upang makalusot sa teritoryo ng Demon Cult at pumatay sa mga henyo ng Demon Cult, at binigyan kami ng listahan ng assassination. May 5 tao sa listahan ng assassination, at isa sa kanila ay si Wu Zhengcheng, kaya lubos kaming naghinala na si Wu Zhengcheng ay pinatay ng isang taong ipinadala ng Positive Alliance. Anak ng isang asong babae, sino ang iba pang 4 na tao sa listahan ng assassination? Sila ang Bone Truth, ang Red Scorpion, ang Ghost-Eyed Man, at ang Momo Road. Kahit sino sa 4 na ito ay maaaring ang susunod na target. Emph, ang Righteous Alliance, how dare they come to this, nalaman mo na ba kung sino ang pinadala nila? Wala pang balita tungkol dyan, ngunit ang mga taong nakatago sa Righteous Alliance ay agad na magpapadala ng balita pabalik sa sandaling makakuha kami ng anumang impormasyon. Agad mong ipaalam sa iba pang 4 na tao sa listahan ng pagpatay, siguraduhing mag-ingat. Oo, umatras ang subordinate na yon. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang babaeng walang katulad na kagandahan. Umiti ang Demon Cult's Patriarch at sinabing, Thousand Extremes, nandito ka na. Pare, ano ito?
Nako, wala lang, may henyo kaming patay mula sa Living Death Sect ng Devil Sect, at ngayon nalaman namin na pinatay ito ng isang taong ipinadala ng Righteous Faction Alliance. Nakakuha din kami ng listahan ng assassination, bukod kay Wu Zhengcheng, may apat pang henyo, siya nga pala, ang nakababatang kapatid mong si Red Scorpion, ay nasa listahan din ng assassination ng Positive Alliance. Ano? Ang disipulo ng iyong tiyuhin, si Red Scorpion, ang henyong disipulo ng Demonic Poison Elder. Oh, tumanggo lang si Mu Chenji, tila pagod. Chenji, simula nang bumalik ka, mali na ang tingin mo, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ng Demon Lord. Wala lang, siguro naliwanagan ko na ang sarili ko at medyo napagod ako. Pare, babalik muna ako. Well, huwag kang masyadong mapagod. Tumanggo si Mu Chenji at lumayo sa altar ng pagtuturo. Si Mu Chenji mismo ay hindi alam kung bakit, wala na siyang kaparehong madamdaming pag-iisip na mayroon siya 11 taon na ang nakararaan, at sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay lumalaban siya sa mundo. Naririnig ang mga tao sa paligid niya, araw-araw matuwid man o masama, sobrang inis na nararamdaman. Mabuti man o masama, pagod man o hindi. Siyempre, may isa pang dahilan, talagang nami-miss ni Mu Chenji ang pagiging mag-isa, sa lahat ng oras. Siya ay isang babae kung tutuusin, hindi ganoon kalakas sa loob, iniisip niyang bumagsak, ngunit ang taong iyon, ngunit nasa matuwid na landas, siya talagang gustong pumunta sa matuwid na alyansa upang mahanap siya. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa likuran, at kung siya ay maglakas loob na humakbang ng kalahating hakbang patungo sa lupain ng matuwid na alyansa, kung gayon alam niya nang walang kapantay kung ano ang naghihintay sa kanya. Bukod dito, siya ay anak ng Demon Cult Master, hanggat siya ay nakalakad ng kalahating hakbang patungo sa lupain ng Righteous Alliance, magkakaroon ng hindi mabilang na mga espada na maghahiwa sa kanyang ulo, isipin kung ano ang isang tagumpay at kaluwalhatian kung ang nagawa ng Righteous Alliance na patayin ang anak ng Demon Cult Master. Pakiramdam ni Mu Chenji ay pagod na pagod sa pamumuhay, araw-araw ay ginugugol sa inis. Pakiramdam ni Mu Chenji na parang siya ay, muli, malapit ng mabaliw. Ngunit hindi na siya muling aariin, dahil ang espada sa kanyang kamay ay naging isa sa kanyang puso. Bukod dito, si Mu Chenji mismo ay hindi alam kung gaano siya kalakas sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang talento at pag-unawa ay nadagdagan ng maraming beses, ang kanyang katawan ay tila nagbago din ng malaki, ang kanyang mga meridian ay halos mas malakas kaysa sa pagkain ng 100 Emperor Worm. Kabanata 1099. Sa makatuwid, si Mu Chenji mismo ay hindi alam kung gaano siya kalakas sa sandaling ito. Natatakot ako na ang pagiging unang araw ng unang henyo na quasi-patriarch ng Demon Sect ay ilang minuto lang. Alam ni Mu Chenji na ang kanyang Burial Moon Sword ay hindi simple. Bumalik si Mu Chenji sa kanyang silid, nakahiga sa bintana, nakatingin sa malayong kalangitan, sa kanyang isipan, isang eksena ni Omi na namamatay para sa kanya sa buhay o kamatayang sitwasyon ang sumagi sa kanyang isipan. Bawat eksena ay nakaapekto sa kanyang puso. Hindi alam ni Mu Chen kung si Omi ay tumawid din dito, o kung, sa katunayan, siya ay namatay. Ang mga taong ipinadala ni Mu Chenji upang malaman ang balita ay hindi na bumalik, at kung hindi siya mali, malamang na natuklasan ito ng kanyang ama, ngunit hindi siya natatakot sa mga hinala ng kanyang ama, dahil bago siya tumawid, gusto niya ang hangin at magagaan na ulap, na alam ng lahat. Si Mu Chenji ay nakahiga sa bintana, bumubulong sa sarili, munting ministro, miss na miss ka na ng kapatid na babae kaya mababaliw siya, bumalik ka man o hindi tulad ko, o kung patay ka na talaga. Kung ikaw ay patay na talaga, walang kwenta ang buhay ng kapatid ko. Agad nang umiti muli ng mapait si Mu Chenji, siguro sentimental ako, ang dami mong manliligaw, saan mo ako iisipin, kahit tumawid ka pa, hindi ko pa turn, may kapatid ka pa rin na numero, isang kagandahan ng matuwid na alyansa, ano ako? At saka, pinatay ko ang babaeng mayroon ka sa mundong iyon. Ah, ang sakit, bakit ba lagi akong pinapahirapan ng tadhana? Bakit gusto mo akong angkinan, ang sarap din angkinan, bakit gusto mo akong maging kaaway? Hayaan mo akong mamatay sa sakit, sa katahimikan, wala na akong maling pag-asa para sa sarili ko, para sa mundong ito. Tahimik na lumuha si Mu Chenji, naramdaman niyang miserable ang kanyang kapalaran, lahat ng masama ay nakatambak sa kanya.
Ngayon ay lalo na't kailangan niyang magdusa araw-araw sa pahirap ng mga iniisip, at bukod pa, ang kaisipang ito ay isa pa ring walang bungang kaisipan, o marahil ay isang maput na kaisipan, dahil hindi niya alam kung napatawad na siya ni Omi. Makalipas ang ilang araw, sa lungsod kung saan matatagpuan ang Hephaestus sect. Unang urlm.consu8.net. Puff! Pinutol ni Omi ang ulo ng isang babaeng demonyo na may isang laslas. Napakaganda ng babaeng demonyong ito, ngunit sa kasamaang palad, naging manok siya, umiikot sa pang-aakit sa mga lalaki at pagkatapos ay sinisipsip ang kanilang asensya para gamitin sa kanyang paglilinang. Kung hindi, hindi siya mapapatay ni Omi dahil ang babaeng demonyong ito, na sinubukang akitin si Omi, siya pala ang pumatay sa kanya. Bumagsak sa lupa ang babaeng demonyo, tumingin kay Omi ang kanyang mga mata, nakakatakot ang kanyang kamatayan, magulo pa rin ang kanyang damit, kung hindi lang siya biglang pinatay ay baka naging isa na siya kay Omi. Umakyat si Omi at tinakpan ang bangkay ng damit nito, bamantong hininga sa loob, napakagandang babae, sayang, demonyo, masama sa iba. Naanod si Omi, itong babaeng demonyo, natatakot ako na ang kanyang hitsura at figure ay kasing ganda ng kahit sinong girlfriend ni Omi sa kabilang mundo. Hindi umalis si Omi matapos niyang patayin ang biyenan ni Bone Matter, ngunit nagtago sa isang tagong lugar sa lungsod. Ang dahilan kung bakit hindi umalis si Omi ay para sa mga kadahilanang pangkaligtasan. Gaya ng inaasahan, pagkatapos matuklasan ang pagpatay kay Bone Matter, maraming malalakas na lalaki mula sa Hephaestus sect ang ipinadala upang habulin siya sa lahat ng direksyon. Kung umalis si Omi, tiyak na maaabutan siya, at walang paraan upang maiwasan ang mga track ng gagamba sa daan, ngunit ang pananatili sa lungsod ay sa halip ang pinakaligtas na bagay na dapat gawin. Tiningnan ni Omi ang dalawang tao na namatay sa listahan, si Wu Zhengcheng, Bone Mother, at saka bahagyang umiti. Eksaktong dalawang buwan na ang nakalipas mula nang pumasok si Omi sa teritoryo ng Diablo, at napatay din niya ang dalawa sa mga henyo ng Diablo. Ngayon, tatlo na ang natira, Red Scorpion, Ghost Iman, at Mo Ming Dao. Kabilang sa kanila, sina Red Scorpion at Mo Ming Dao, silang dalawa ay mula sa punong tanggapan ng Demon Cult, at Ghost Eye. Ang mga tao ay mga disipulo sa isang sekta ng Devil Cult na tinatawag na 10,000 Dead Bones. Nangangahulugan nito na ang Red Scorpion at Mo Ming Dao ang pinakamahirap na patayin, dahil para patayin ang dalawang taong ito, kailangang magtago si Omi sa punong tanggapan ng Demon Cult. Hindi banggitin na si Omi ay isang Unity Realm na tao, kahit na ang pinuno ng Divine Dragon Sect ay maaaring hindi ito magagawa. Gayunpaman, nagkaroon din si Omi ng kalamangan ng pagiging mahina, kaya hindi siya nakakaakit ng maraming pansin. Anuman, gagawin ni Omi ang kanyang makakaya upang subukan. Kung hindi niya makumpleto ang assassination mission, susuko siya, tutal, maliit na buhay niya ang nakataya, at kung mamamatay siyang muli sa pagkakataong ito, natatakot ako na talagang mamatay siya. Sa pangunahing altar ng Magic Sect, magulat, sabihin. Magulat sa Patriarch, ang Bone Matrimony ng Haphazard Sect ay patay na. Ano? Hindi ba sinabi ko sa kanila na mag-ingat? Bakit ka pa namamatay? Patriarch, ang taong ipinadala ng Righteous Alliance sa pagkakataong ito ay hindi dapat isang ordinaryong tao, napakahusay sa pagtatago at pagpatay, kaya kahit nahanda ang Hephaestus sect para sa lahat, nakahanap pa rin sila ng kahit kaunting crack, kaya pagpatay sa Bone Matter of Truth. Basura, ang Haphazard sect ay talagang basura, ang pagkamatay ng Bone Matter ay isang maliit na bagay, ngunit ito ay lubos na nakaapekto sa kamahalan ng ating Devil sect, nasira ang tiwala ng ating iba't ibang mga sekta, at ginawa ang Righteous Alliance. Reverend Master, pawiin ang iyong galit, ito ay garantisadong huling pagkakataon, ang natitirang tatlong tao sa listahan ng pagpatay, walang sino man ang mamamatay muli. Bumaba ka at sabihin sa 10,000 Withered Bones na kung ang 10,000 Withered Bones, Ghost Iman ay pinatay ng isang taong ipinadala muli ng Righteous Alliance, kung gayon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Oo. Ang balita ng ikalawang pagkamatay ng Devil Sect ay ganap na kumalat sa buong Devil Territory. Katulad nito, kumalat din ang balita pabalik sa Decent Alliance. Sa sandaling ito, ang matuwid na alyansa ay nagagalak din, na napigilan ng Devil Religion sa loob ng maraming taon,
tila ito ang unang pagkakataon na ang Devil Religion ay naging napakabilis na lumaban, na nagpagalit sa Devil Religion. Gayunpaman, sa oras na ito, nalaman din ng Righteous Alliance ang balita na ang taong matagumpay na pumatay sa dalawang henyo ng Devil Sect ay hindi isang taong ipinadala ng iba't ibang puwersa ng sekta, ngunit isang taong gumawa nito, ibig sabihin, ang Wind Lightning ng Divine Dragon Sect. Ang balitang ito ay nagulat din sa iba't ibang puwersa ng mga matuwid na sekta, ang Divine Dragon Sect ay talagang pinaalis si Feng Qingyuan, at gayon din, si Feng Qingyuan ang nagpunta sa teritoryo ng Diablo ng mag-isa, ang iba pang mga tao, ay naghihintay sa teritoryo ng matuwid na Diablo, para matanggap sila. Sa ilang sandali, ang Divine Dragon Sect ay tumanggap ng maraming parangal, at ang Wind Lightning ay pinuri at sinamba ng hindi mabilang na kapwa martial artist ng Righteous Alliance. Sa iba't ibang restaurant at whorehouse, may mga taong maririnig na sumisigaw ng, "Good for you, Wind Lightning. Ang numero unong kabataan sa mundo, mahal kita. Ipagpatuloy ang mabuting gawain niyang Wind, subukang pumatay ng ilan pang mga demonyong henyo, ikaw ang bayani ng ating Righteous Path Alliance." At iba pa, sa iba't ibang lugar ng alliance ng matuwid na landas. Sa isang maikling sandali, ang katanyagan ng Wind Lightning ay kumalat sa apat na dagat. Siyempre, dahil alam ng mga tao ng Righteous Path Alliance na Wind Lightning lang ang nakatapos ng assassination mission, malalaman din ito ng Demon Sect. At ngayon, sa isang tiyak na pangunahing kalsada, si Omi ay nagbabalat kayo bilang tindera ng tsaa sa gilid ng kalsada. Hindi nagtagal, dumaan ang grupo ng mga tao, at gaya ng inaasahan, umupo ang grupong iyon para uminom ng tsaa, pagkatapos ng mahabang pag-akyat sa mga bundok, mahirap makakita ng stall ng tsaa, magiging kakaiba kung hindi sila tumigil sa pag-inom ng tsaa. Kabanata 1100. Gayunpaman, kabilang sa grupong ito ng mga tao, tatlo sa kanila ay mga powerhouse ng Ancestor Realm, at mayroong pito o walong iba pa na mga powerhouse ng Unity Realm. Sa pito o walong Unity Realm powerhouse na ito, ang pinakamahina sa kanila ay ang target ni Omi, ang Ghost-Eyed Man. Itong Ghost-Eyed Man, na iisa lang ang mata, ay sobrang nakakatakot, pero siya ay isang henyo. Magtatambanggan si Omi dito, natural, narinig niyang dadaan ang grupong ito dito sa mga susunod na araw. "Ladies and gentlemen, please enjoy your meal," sabi ni Omi sa mahinang boses. "Sandali lang, tingnan natin kung may lason." Sa sandaling ito, sabi ng isang lalaki. Umiti si Omi at sinabing, "Sir, maliit akong negosyante, pero hindi ako mangangahas na magkamali, kaya I verify mo na lang." Pagkatapos ng pag-verify, walang lason sa tsaa ni Omi. Ang pinakamababang antas lamang ng mga tao ang gumamit ng lason, ang teritoryo ng demonyo, kahit saan ay puno ng mga eksperto na gumagamit ng lason, si Omi ay hanggal na gumamit ng lason. Kaya, paano ginamit ni Omi ang pagkakataong ito para patayin ang Ghost-Eyed Man? Maaari lamang manalo si Omi ng delikado at umaasa sa swerte. Tahimik na nagwisik ng pulbos si Omi sa bulsa ng pantalon ng Ghost-Eyed Man nang bigyan siya ng tsaa. Ang pulbos na winisikan ni Omi ay magiging sanhi ng hindi matiis na kitty ng ugat ng buhay ng Ghost-Eyed. Pastahan lang si Omi na pagkatapos na makati ang ugat ng buhay ng lalaking may multo, maghahanap siya ng palikuran para makita kung ano ang nangyayari at kakamo ito sa pagdaan. Matapos ihatid ni Omi ang tsaa, tahimik siyang pumunta sa isang palikuran sa hindi kalayuan at naghintay sa palikuran. Kung hindi dumating ang lalaking multo ay nabigo ang plano ni Omi sa pagkakataong ito at lahat ay sinugal gaya ng dati, kung tutuusin, napakahirap humanap ng ibang pagkakataon para patayin ang lalaking multo sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang halos 5 minuto, patuloy na nakapikit ang mga binti ng lalaking may multo, dahil sa sobrang makati at nahihiya siyang abutin at hawakan ito gamit ang kanyang mga kamay sa buong view ng publiko. "Guro, pupunta ako doon sa palikuran," sabi ni Ghost-Eyed Man. Ang panginoon ng lalaking may multo ay isang clan master realm, at tumingin siya sa ilang daang metro ang layo, isang bahay na gawa sa pawid na itinayo, at isang karatula na nakasabit sa labas ng bahay na pawid na nagsasabing, "Bahay na pawid." "Sige, sige." Sa ganoong kapansin-pansin na banyo, wala itong dapat kay na hinala, at hindi nila alam kung para saan ang lalaking may multo, iniisip na gusto lang niyang pumunta sa banyo, ngunit kung kilala nila ang multo ang mata,
nandun ang lalaki dahil sa kakaibang Katie doon, baka may naisip silang maingat. Naghihintay si Omi sa palikuran, doon sa tea shed, may dalawang trabahador na kinuha ni Omi ilang araw na ang nakalipas, para hindi sila magduda sa ngayon. Hakbang na naglakad ang lalaking may multo patungo sa palikuran. Sangaa, itinulak ng lalaking may multo ang pinto ng palikuran. Dahil sa sobrang Katie doon, na-distract din ang konsentrasyon niya, at nang makapasok na siya sa palikuran, binawi niya ang kanyang pantalon at nagkamot hanggang sa mamatay. At pagkatapos, sa bubong ng palikuran, isang tahimik na espada ang biglang tumusok pababa. Mahirap maghintay sa pagkakataong ito, ngunit syempre walang ingay na magaganap kay Omi. Bukod dito, pagkatapos patayin ang lalaking may multo, biglang tumalon si Omi mula sa likod ng pawid na bubong. Dahil, itong latrine na pinili ni Omi ay nasa gilid ng bangin, ito ay para mapadali ang kanyang pagtakas. Susunod, oras na para sa galit na pagtakas ni Omi, kung mamatay man o hindi si Omi dito ngayon ay depende kung mahuhuli siya o hindi. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng talampas ay isang ilog, ang ilog ay maaaring magtago ng maraming bakas ni Omi, kaya naman pinili ni Omi ang lugar na ito upang gawin ito. Pagkaraan ng 3 araw, nagpakita si Omi sa isang maliit na bayan na may malubhang pinsala. Oo, nakaligtas si Omi sa 3 araw na ito, na halos nakatakas sa kamatayan, ngunit sa huli, umasa siya sa kanyang sariling talino at ilang kasanayan upang makatakas. Sigurado si Omi na hindi hahabulin ng grupo. Heto na. Nalugmok si Omi sa isang dayami sa likod ng isang bahay at agad na nakoma. At sa punong tanggapan ng magician. Magulat. Ano nga ulit? Ang pag-uulat sa patriarch, ang lalaking may multo na may 10,000 lantang buto, ay patay na. Ano? Biglang nagalit ang Demon Sect Patriarch. 3 araw na ang nakalipas, nang ang mga tauhan ng 10,000 Withered Bones ay dumaan sa bundok ng Tiangang, ang mga asasin ng Righteous Alliance ay nakahanap ng kaunting pagkakataon na patayin ang Ghost Eyed Man sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagbisita ng Ghost Eyed Man sa latrine. Pagkatapos noon, buong lakas na tinugis ng mga tao ng 10,000 Withered Bones ang mamamatay tao, ngunit sa kasamaang palad, sa kabila ng malubhang pinsala sa kabilang partido, hinayaan pa rin nila itong makatakas. Basura, sayang, ipadala ka agad ang bantay ng pinto ng 10,000 Withered Bones para hanapin ako para i-claim ang krimen. Oo, ang pagkamatay ng Ghost Eyeman ay muling nagulat sa Devil Sect sa lahat ng dako. Kung sa unang pagkakataon, masasabing hindi handa ang pagkamatay ni Wu Zhengcheng, paano naman ang pangalawang pagkakataon na Bone Mistress? Nasaan ang pangatlong lalaking may multo? Lahat ay pinatay ng mga assassin ng Righteous Alliance nang handa na sila. Hindi nakakagulat na galit ang Demon Cult Master. Siyempre, sa kabilang banda, ipinakita rin ito na sa pagkakataong ito, ang mga assassin ng Positive Alliance ay isang napakalakas na tao na may hindi maisip na mataas na pangkalahatang kalidad. Iulat ang Patriarch, sabihin. Mula sa panig ng Righteous Alliance, naibalik ang balita tungkol sa pagkakakilanlan ng assassin na ipinadala ng Righteous Alliance sa pagkakataong ito. Sino ito? Sigaw ng Demon Cult Patriarch, na curious din siya kung sinong tao mula sa Righteous Alliance ang napakalakas, ang taong ito ay tiyak na isang malaking kaaway ng Demon Cult sa hinaharap. Ang kamay ay nagsabi, ito ay Wind Lightning ng Divine Dragon Sect, ang taong ito ay nawala ng mahabang panahon, kamakailan lamang ay bigla siyang lumitaw at kinuha ang gawain na pumunta sa aming Demon Sect upang pumatay. Ang patay na si Wu Zhengcheng, Bone Truth Ina, at Ghost Eyeman ang lahat ng kanyang trabaho. Ano? Wind Light Cloud. Nanginginig ang katawan ng Demon Cult. Hindi siya estranghero sa Wind Lightning Cloud, mahigit 10 taon na ang nakalipas, ang kanyang anak na babae ay nahilig sa Wind Lightning Cloud, at sa kadahilan ng ito, nakalusot pa siya sa Righteous Alliance. Buti na lang at sa oras na iyon, ang kanyang anak na babae ay hindi sikat sa mundo at hindi pa nakakaakit ng atensyon ng matuwid na alyansa, kung hindi, siya ay napatay ng matuwid na alyansa. Siya iyon, Wind Lightning. Oo, Patriarch, ang taong ito ay sikat na sikat sa Righteous Alliance at dating kilala bilang numero unong pinakabata sa mundo. Malamig ang mukha ng Demon Sect Patriarch, ilang oras na ang nakalipas, nalaman niya na ang kanyang anak na babae,
ay lihim na nagpadala ng isang tao sa Positive Faction Alliance upang malaman ang tungkol sa Wind Lightning Cloud, ngunit ang taong iyon ay nakipag-ayos na sa kanya, hinding-hindi niya ito gagawin, payagan ang kanyang anak na babae na makipag-ugnayan sa isang tao mula sa Positive Faction. Wind Lightning, very good, just in time. Ang mga mata ng Demon Cult Master ay nagpakita ng layuning pumatay, matagal na niyang gustong tapusin ang Wind Lightning at putulin ang mga ilusyon ng kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na babalik ang kanyang anak pagkatapos na maging nawawala ng 11 taon at hindi pa rin nakakalimutan ang tungkol sa Wind Lightning, nagpadala ng isang tao upang malaman ang tungkol sa Wind Lightning sa sandaling bumalik siya. Sa sandaling ito, sa isa sa mga hardin sa likod ng punong tanggapan ng Demon Sect. Si Mu Chenji ay nagsasanay ng kanyang espada, ang kanyang Buried Moon Sword sa kanyang mga kamay, na parabang naging bahagi ito ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, may dumating na lalaki. Prinsesa! Ano ito? Ang assassin na ipinadala ng Righteous Alliance ay kilala na kung sino ito. Sumimangot si Mu Chenji, hindi interesado, umalis ka. Prinsesa, hindi mo ba hiniling sa iyong alipin na bantayan ang balita tungkol sa Wind Lightning? Anong ibig mong sabihin? Prinsesa, ang ibig sabihin ng alipin ay Wind Lightning ang assassin na ipinadala ng Righteous Alliance. Ano? Nagulat si Mu Chenji, at ang espada sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Kabanata 1101. Sino ang naiwan sa listahan ng mga pagpaslang kay Windy na hindi namatay? Tanong ni Mu Chenji, nang marinig na ang assassin ay Wind Lightning, talagang nabigla siya. Ngunit hindi nakakagulat na mapatay niya si Wu Zhengcheng, ina ng Bone Mother, at Ghost Eyeman. Nariyan pa ang Red Scorpion na natitira, Moming Dao. Ang dalawang ito ay nasa punong tanggapan ng Demon Sect namin, kung gusto pa rin patayin ng Wind Lightning ang dalawang ito, tiyak na papasok siya sa punong tanggapan ng Demon Sect. Kinakabahang sinabi ni Mu Chenji, hindi natin siya dapat hayaang pumunta rito, tiyak na papatayin siya ng tatay ko. Dapat alam ng tatay ko na iniisip ko siya at maaaring sinusubukang kunin ang pagkakataong ito para patayin si Omi. Ah, Princess, sino si Omi? Natigilan si Mu Chenji at napaham, bakit napakalinaw mong tinatanong, ang palayaw ng Wind Lightning. Oh, hahanapin ko siya at pipigilan ko siya. Sabi ni Mu Chenji. Prinsesa, kung hahanapin mo siya, siguradong mas madali siyang mahahanap ng Patriarch, at habang nangyayari ang mga bagay, ang pinakamahusay mong mapagpipilian ay manatili sa pangunahing altar at huwag pumunta kahit saan. Pero, aba, baka sumisingit talaga siya dito, kaya hintayin ko na lang siya dito, at baka maprotektahan ko siya ng kaunti. Sa sandaling ito, sa isang restaurant sa isa sa mga lungsod, si Omi ay umiinom ng alak ng mag-isa. Ang mga sugat ni Omi ay ganap na gumaling, salamat sa tulong ng isang pamilya, at tila may mabubuting tao sa teritoryo ng Diablo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Omi sa loob-loob, ngayong nakapatay na ako ng 3 target, 2 pa ang natitira, na parehong mga disipulo ng punong tanggapan ng Devil Sect, natatakot ako na hindi ko na makumplito ang misyon. Kung ikukumpara sa sarili kong buhay, baliwala ang pagpatay sa isang henyo ng Demon Cult. Dahil masyadong delikado ang paglusot sa Demon Cult General Altar, laktawan ko ito, at sasamantalahin ko ang pagkakataong maghanap ng daanan na tatawid sa ibang mundo. Agad na tinanong ni Omi ang isa sa malalakas na miyembro ng Demon Sect sa restaurant, "Uy, may itatanong ako sa iyo." Sabi ni Omi na may marangal na tingin. Ang Demonic Strongman sa kabilang panig ay tila nab-alisa, ngunit ang Demonic na relihiyon ay isang lugar kung saan ang lakas ay pinag-uusapan, at ang lahat ng lakas ay namamahala, kaya gaano man siya kabalisa, kailangan niyang tiisin ito. Ano ang gusto mong itanong? Narinig ko na mayroon tayong isang napakadelikadong lugar dito, isang maalamat na Jedi, at kung pumasok ka, mamamatay ka, alam mo ba ang tungkol sa lugar na ito? Tanong ni Don Omi. Ang tinutukoy mo ay ang Bottomless Abyss, tama? Ah, alam mo ang lugar na ito. Sino ba ang hindi nakakaalam sa lugar na ito? Ang kailaliman na walang kalaliman, ang alamat ay nagsasabi na kung tumalon ka pababa, walang babalik, at walang ibaba. Minsan, may gumamit ng lubad at nagtali ng bato sa napakalalim na kailaliman, at bilang isang resulta, ang lubad ay ibinaba ng 100,000 metro, ngunit gayon paman, walang ilalim. Wow,
Hindi naman, 100,000 metro. Saan kaya magkakaroon ng ganoon kahaba na lubod? Hahaha, nakakailang boses, ang lubod ay nakatali sa isang seksyon, hindi banggitin ang 100,000 metro, kahit 1,000,000 metro ay magiging maayos. Sa kasamaang palad, ang 100,000 metro ng lubod ay hindi man lang umabot sa ilalim, iyon ay napakalalim, hindi na kailangang sukatin ang kalaliman, 100,000 metro, sapat na iyon upang umikot sa ating teritoryong demonyo. Itanong mo lang, sino ang nahulog mula sa napakalalim na kalaliman na ito at hindi namatay? Tumango si Omi bilang pagtutulungan, walang pag-aalinlangan si Omi sa kanyang isipan na ang kalalimang ito ay dapat na daan patungo sa kabilang mundo. Kung hindi, bakit hindi maabot ng 100,000 metrong lubad ang ilalim? Talaga bang may ganoong kalalim na butas sa mundo? Hindi ito maaaring mangyari, kahit na hindi sa mundong ito. Pagkatapos, mayroon lamang isang paliwanag, na ang lubad ay pumasok sa kailaliman ng napakalalim na hukay at pumasok sa junction ng dalawang espasyo, na siyang limang dimensyong espasyo, at hindi sapat ang haba ng lubad upang makapasok sa limang dimensyong espasyo. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang katabi niya, "Gayunpaman, narinig ko na kung tumalon ka mula sa napakalalim na kailaliman na iyon, maaari kang maglakbay sa ibang mundo." Hahaha, travel to another world, do you mean hell? Do you dare to jump? Ang tanga lang ang maniniwala, sinong maglalakas loob na tumalon? Bagaman maraming tao ang nakarinig na ang napakalalim na kalaliman na iyon ay maaaring maglakbay sa ibang mundo, walang sino man ang nang-ahas na tumalon, maliban kung paminsan-minsan ay may aksidenteng nahulog o nagpakamatay. Tinanong ni Omi, aling lugar ang napakalalim na kailaliman na iyon? Paano ako pupunta? Kuya, ayaw mo talagang tumalon, di ba? Umuso si Omi, na curious lang ako at gusto kong pumunta sa site para makita kung ano ang nangyayari. Mula sa lugar na ito, magpatuloy ka sa hilaga, makikita mo ang isang napakataas na bundok, sa ibabaw ng mataas na bundok na iyon ay makikita mo ang isang napakalaking at walang katulad na kalaliman. Well, salamat, tingnan ko ito minsan. Napakunot ang noo ng katabi ko kung ano ang makikita. Natapos na ang pagbabayad ni Omi sa kanyang bill at lumabas na siya ng restaurant, dahil ayaw niyang pansinin ang sarili niya, bagamat nakadamit siya ngayon na parang demonyo, may panganib kong tutuusin. Inakala ng lahat sa Devil's Cult na ang susunod na layunin ni Omi ay patayin ang Red Scorpion at Moming daw. Sa kasamaang palad, dumiretso si Omi sa napakalalim na kailaliman, na magpapadali para sa mga makapangyarihang tao ng Devil Cult na ituon ang kanilang atensyon doon, aspeto, na ginagawang mas madali para kay Omi na mahanap ang napakalalim na kailaliman. Pagkatapos ng 2 buwang trekking, sa wakas ay nakita ni Omi ang isang napakataas na bundok. Matapos umakyat si Omi sa tuktok ng bundok na iyon, nakita niya kaagad na may isang hindi mapapantayang malaking butas sa lupa ang lumitaw sa kanyang harapan, ang butas na ito sa lupa ay ang bottomless abyss, at ito ay mukhang napakaganda mula sa tuktok ng bundok. Labis na nagulat si Omi at agad na bumaba. Wala pang 20 minuto, tumayo si Omi sa gilid ng kalaliman, parang langgam na nakatayo sa tabi ng balon. Wow damn, this bottomless abyss is also too terrifying, this way, who would dare to jump down ah? Kahit ako pa ngayon, medyo gutless talaga akong tumalon. Paano kung hindi passage to another, mundo? Si Omi ay nakatayo sa gilid ng walang kalaliman na kailaliman, umaaligid at nag-aalanggan, hindi nangangahas na tumalon pababa. Kinagat ni Omi ang kanyang mga ngipin, at sa bukas na pag-iisip, tumalon si Omi sa napakalalim na kailaliman. Naramdaman ni Omi ang kanyang katawan, mabilis na bumabagsak, hindi rin gumamit si Omi ng liwanag na kapangyarihan upang kontrolin ang kanyang sarili, hinayaan ang kanyang sarili na mahulog, na gumagawa ng 1,000,000 pagkahulog. Di nagtagal, ang figure ni Omi ay nawala sa kadiliman ng napakalalim na kailaliman, kahit 1,000 metro sa ibaba ng napakalalim na kailaliman. May kadiliman sa paligid, at ang katawan ni Omi ay pabagsak pa rin pababa. Napapikit na lang si Omi. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nahuhulog, pero biglang naramdaman ni Omi na parang bumagal ng husto ang bilis ng pagbaba ng kanyang katawan. Nang imulat ni Omi ang kanyang mga mata, bigla niyang natuklasan na ang kanyang katawan ay tila nababaluktot at namilipit, humahaba at yumiikli, at ang kanyang ulo ay sabay-sabay na bilugan at patag.
Gayunpaman, ang katawan ni Omi ay hindi nakakaramdam ng anumang discomfort. Alam ni Omi na nakapasok siya sa junction ng dalawang magkatulad na mundo. Si Omi ay tumingin sa harap, at kahit na ito ay napaka-distort, siya ay nakakita pa rin ng isang gumugulong na bundok, at may mga libingan sa lahat ng dako sa bundok. Ang bawat libingan ay nagbibigay sa isa ng isang nakalulungkot na pakiramdam, na parang ang bawat libingan ay inilibing kasama ng isang Diyos o isang demonyo. Kabanata 1102, Thousand Mountain Tomb. Masaya si Omi sa loob. Gayunpaman, hindi makontrol ni Omi ang kanyang katawan at hinayaan na lamang itong magpaanod sa paligid. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang naanod, pero naramdaman ni Omi na naanod siya sa gilid. Sa sumunod na sandali, lumuwag at bumagsak ang katawan ni Omi. Nahulog si Omi sa lupa at nang tumangala siya, nahulog siya sa libing-libing na bundok at gamulong pababa sa bundok ng kabilang mundo. Yay, narating ko na rin sa wakas ang kabilang mundo, hahaha, the bottomless abyss, it really is a passage to the other world, yay. Tumawa ng malakas si Omi. Tumangala si Omi, at ang Thousand Mountain Tomb ay bumungad sa kanyang ulo, na parabang ito ay isang Sea Market Leap Building. Walang puso si Omi na tingnan ang kahangahangang Thousand Mountain Tomb na ito, at tumalon sa mataas na bundok sa kanyang harapan. Sa simula, si Omi ay nasa ibaba ng matataas na tuktok ng bundok na ito, sa isang batong kuweba, na nagdidisenyo ng bitag upang si Mutsenji ay nakulong sa pamamagitan ng lock ng mekanismo. Ngayon, si Omi ay nagbubuntong hininga sa loob nang muli siyang bumalik sa punto ng orihinal na pangyayari. Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Omi na ang napakataas na taluktok ng bundok na ito ay halos magkapareho sa kabilang mundo, ang bundok sa tabi ng napakalalim na kailaliman. Pupunta ako. Sa sandaling ito, naramdaman ni Omi na hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay at virtual. Unang urlm.consu8.net. Tumipad si Omi at hindi nagtagal ay nakarating sa malapit na tirahan. Alam ni Omi na ang tirahan na ito ay tinitirhan ng isang peak powerhouse na pinangalan ng Gao Feng Shui. Sa simula, ito ay sina Gao Feng Shui, Old Lord Riverside, Liu Chen, at Nanshan Yun, ang apat na tao na nagdisenyo ng bitag upang bitag si Mutsenji sa lock ng mekanismo. Ang tahanan ni Gao Feng Shui ay hindi kalayuan sa Thousand Mountains Tomb, at si Gao Feng Shui ang may pananagutan sa pag-akit kay Mutsenji sa bitag. Sa ngayon, nakaupo si Gao Feng Shui sa isang upuan sa kanyang tahanan, nakapikit at nagpapahinga sa kanyang isipan. Halos isang taon na ang nakalipas mula noong orihinal na kalamidad kung saan minasaker ni Mutsenji ang mundo. Ngayon, mapayapa ang mundo nang wala ang mangkukulam. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog mula sa likuran ni Gao Feng Shui, Gao Feng Shui. Nagulat si Gao Feng Shui, siya ay isang malakas na tao sa tuktok ng mundong ito, talagang mayroong isang tao na maaaring tumayo sa kanyang likuran nang hindi siya iniistorbo. Sino? Agad na tumalikod si Gao Feng Shui at tiningnan, ito ay isang lalaki na nakasuot ng sinaunang kasuotan, ang kanyang hitsura ay napakagwapo, ang kanyang sinaunang kasuotan ay bagay na bagay, nagbigay siya ng isang hitsura na orihinal, hindi lamang para sa ang kapakanan ng pagpapanggap, at ang kanyang buhok ay mahaba. Gayunpaman, sa mas malapitang pagtingin ni Gao Feng Shui, itong sinaunang costume na lalaki na biglang lumitaw, ay kahawig ng isang tao, si Omi. Ikaw si Omi. Gulat na tanong ni Gao Feng Shui, ngunit, hindi siya naniniwala na ito si Omi, kahit na magkahawig ang hitsura, ngunit, palaging may pakiramdam na ang dating Omi, hindi ganoon kagwapo, I guess 1/5 of the handsome didn't even reach, and right now the person in front of him, let a person look at it, very comfortable handsome, natural. Umiti si Omi, ano ang masasabi mo, Gao Feng Shui? Ikaw talaga Omi. Nagulat si Gao Feng Shui at napatingin sa likuran ni Omi. Ano ang tinitignan mo, Don Omi? Hindi ka papatay. Paano ang mangkukulam? Takot na tanong ni Gao Feng Shui, kung buhay pa ang mangkukulam, iyon na ang katapusan, walang sino man sa mundong ito ang makakagawa, harapin mo pa. Umuso si Omi, huwag kang mag-alala, wala nang mangkukulam sa mundong ito. Mabuti iyan, mabuti iyon, Kuya Tang, mangyaring maupo. Umupo si Omi, tumingin si Gao Feng Shui kay Omi at hindi makapaniwalang nagtanong, Omi, kamusta ka pa?
At ano? Huwag lunukan kung may sasabihin ka. At. Naps, at, sobrang gwapo. Ah, gwapo. Iba ba ako sa dati? Kumunot ang noo ni Omi. Kuya Tang, hindi ako magsisinungaling, sa oras na bigla kang sumulpot ngayon, napakagwapo mo na kahit ako ay tinamaan ang puso ko. Si Omi ay humigup ng kanyang tsaa at sinabing, hindi ako bakla, o isang bakla ng ganito katanda. Haha, nagbibiro talaga si Kuya Tang, narinig ko ang tono ng boses mo, sa wakas sigurado na ako na ikaw talaga, Omi. Kahit na maraming beses ka nang gamwapo ngayon. Sabi ni Omi, sige, huwag mo na akong kausapin tungkol sa hitsura. Oo, oo, Kuya Tang, mangyaring uminom ng tsaa. Omi hammed at itinaas ang tasa ng tsaa. Ang tunay na katawan ni Omi, na orihinal na maangin at magaan na katawan, ay talagang napakagwapo, na naging dahilan kung bakit siya naging numero unong binata sa buong mundo at ginayuma ang libu-libong mga babae noon. Kung hindi, isang ordinaryong tao, kahit na siya ay isang henyo, hindi kayang akitin ang libu-libong kabataang babae, kahit sa ang mundo, panahon iyon ng mga mukha. Noong unang panahon sa mundong ito, ang katawan na taglay ni Omi, bagamat halos magkahawig ito at magkahawig, ngunit, sa kabuuan, ito ay maituturing na isang klaseng damo, hindi kahit isang mag-aaral. At ngayon, natatakot ako na ang mga mag-aaral ay natakton sa harap ni Omi, na sa sandaling ito ay ang tunay na mukha ng pinakabata sa mundo. Kuya Tang, bakit buhay ka pa? Ano, mas gugustuhin mong mamatay ako? Hindi, hindi ako magiging masaya na buhay ka. Sige, dapat na akong pumunta. Saan? Kalokohan, syempre ito ang Yanhuang Empire. Oh, ang Yanhuang Empire. Kamusta ang Yanhuang Empire ngayon? Hindi ko alam ang tungkol doon kung ihahambing ang distansya sa ngayon. Tumigil si Omi sa pagsasalita ng walang kaparakan kay Gao Feng Shui at lumipad. Tumingin si Gao Feng Shui kay Omi na nawala sa langit at nakakunot noon na nagsabing, paano pa siya nabubuhay? At saka, naging napakagwapo na kahit bumilis ang pintig ng puso ko, kung babae ito, ha? Pagod si Omi matapos lumipad ng kalahating araw, parang 100 metrong sprint. Sa kasamaang palad, ang kalsada ay napakalayo pa mula sa Yanhuang Empire, at walang lumilipad na barko, hindi ko talaga alam kung gaano katagal bago makarating doon, natatakot ako na baka hindi ako makarating doon sa kalahating taon. Hindi, kailangan kong makahanap ng lugar na may eroplano sa lalong madaling panahon at sumakay ng eroplano patungo sa Yanhuang Empire. Inabot si Omi ng 1 buwan bago makahanap ng bansang may eroplano, pagkatapos, direktang inutusan ni Omi ang eroplano at ipinadala siya sa Yanhuang Empire. Matapos ang halos 2 buwang pag-ikot-ikot, sa wakas ay dumating si Omi sa Yanhuang Empire. Nang makarating siya sa airport sa paligid ng Wangjing City sa Yanhuang Empire, talagang umiyak si Omi, sobrang hirap. Naglakad na si Omi palabas ng airport. In between, maraming tao ang tumingin kay Omi. Wow, sobrang gwapo. Gwapo ah, paano magkakaroon ng ganito kagwapong tao sa mundo? Oh my God, galing ba ito sa TV crossover? Alam ni Omi na ang kanyang hitsura ay nakakabighani na naman ng hindi mabilang na mga babae sa airport. Ayaw ni Omi na maging sanhi ng isang nanunood, kaya tumalon siya sa langit. Wow, malakas pa rin siyang martial artist, wow, wow. Ang hindi mabilang na mga babae sa ibaba ay halos hindi na bumagsak ng mahina sa lupa, isang pusong tila nasakop. No wonder naging world's number one youngest si Omi sa ibang mundo, may dahilan iyon, ang tunay niyang katawan, sobrang perpekto. Kabanata 1103. Nakahanap ng kotse si Omi at naghanda na magmaneho papuntang Wangjing City. Si Omi ay isang kumpletong sinaunang, sa sandaling ito, ngunit ang imahe ng pagmamaneho ng kotse ay masyadong kakaiba, at ang punto ay, ang mga kasanayan sa pagmamaneho ni Omi ay hindi masama. Ganoon din, pinaandar ni Omi ang kotse sa pasukan ng Wangjing City, ipinarada ang kotse sa pasukan ng Wangjing City, at lumipad papunta sa palasyo. Hindi ko alam kung sinong emperador ang nasa palasyo ng Wangjing City ngayon. Nakatayo si Omi sa bakana ng bulwagan ng palasyo. Sino? Agad na lumipad palabas ang 1 tao. Si Yanlong iyon. Ah, ikaw, Tang, Omi. Mahinang tanong ni Yanlong.
Umiti si Omi, ano, hindi mo ako kilala. Ah, ikaw ba talaga yan? Sus, imposible yun. Hahaha, yan long time no see, ano, emperor ka na naman. Umiti si Omi, tandaan ang URL consuate.net. Ikaw talaga, Diyos, umiiyak na sabi ni Yanlong. Sabi ni Omi, sige, bakit ka umiiyak, nasaan si Xiaomeng? At paano naman si Nayan Yu at Long Tianqin? Pinunasan ni Yanlong ang kanyang mga luha at sinabing, hintayin mo ako dito, may kukunin ako. Sige, agad na lumipad si Yanlong. Nakaupo si Omi sa malaking bulwagan, itong malaking bulwagan, pamilyar na pamilyar si Omi dito, ilang taon na siyang naging emperador dito. Sa pagkakataong ito, ang unang ginawa ni Omi ay ang maayos na paglilibing sa mga girlfriend niya, pati na rin ang ilan sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos, pag-isipan kung manirahan pa ba dito o hindi, ibang mundo, kung saan ang mga matuwid na demonyo ay laging nag-aaway, hindi isang magandang tirahan. Hindi nagtagal, may pumasok na grupo ng mga tao. Natigilan si Omi, dahil, nakita ni Omi, sina Lina, Xu Meichen, Samira, Simran, Xi Xiaoyan, Liu Yu, Yang Yijan, Wang Xing, maliban kay Long Tia niya, lahat sila ay nakatayong buo sa kanyang harapan. Ano, anong nangyayari dito? Nawala nang masabi si Omi. Gayun din, ang ibang grupo ng mga tao, nakasalukuyang nakatingin kay Omi, ay hindi makapaniwala. Kasi, itong si Omi sa harap nila, bagamat kamukha niya ang Omi na naalala nila, halatang hindi siya ka-level ng gwapo, sadyang hindi kapani-pani walang gwapo, at buo pa rin siya sa suot niyang sinaunang costume, at totoo ang mahabang buhok na yon. Tumingin si Omi kay Yanlong at sinabing, Yanlong, paano ito bumalik sa Diyos? Umiti si Yanlong, Brother Tang, dapat kang maging masaya. Mas masaya ako ngayon, nakapikit lang ako, ito. Hahaha, Kuya Tang, lahat tayo nung una ay mali, akala rin natin ay patay na sila, ngunit ang katotohanang hindi nabubulok ang kanilang mga katawan ay nangangahulugan na dapat may dahilan. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi nabubulok ang kanilang mga katawan ay dahil sa espadang iyon ni Mu Chenji, may hindi maipaliwanag na radiation na dulot nito, hindi ba? Sa anong dahilan, hindi namin alam, ngunit gayunpaman, pagkatapos ng ilang buwan, nabuhay silang lahat, at ang kanilang mga katawan ay nagbago ng labis na ang kanilang talento ay talagang hindi mas mahina kaysa kay Mo. I go, no way. Hindi makapaniwalang tumingin si Omi sa grupo nila. Nakatingin din silang lahat kay Omi. Tumingin si Omi kina Xu Meichen, Simran, Samira, at Lina at ngumiti, ano? Bakit hindi ka pumunta dito at hayaan akong yakapin ka? Pero umiling sila, ah, ano ang ibig mong sabihin? Ano ba, naging mga henyo na kayo pagkatapos ma-radiated ng misteryosong burial moon sword sa halip dahil sa kamalasan, kaya hindi nyo ako nakita? Biro ni Omi. Sinabi ni Xu Meichen, ikaw ba talaga si Omi? Kalokohan. Pero, ang gwapo mo ngayon, hindi talaga ako makapaniwala. Hahaha, to be precise, the real me now is the real me, as you all know, tumawid ako mula sa ibang mundo, at hindi ko alam kung anong klaseng time and space disorder ang nangyari, pero ang kaluluwa ko ay nagtataglay ng high school, estudyante na kamukha ko, at ngayon, nagbalik na ang totoong ako, at ang nakikita mo ngayon ay ang totoong ako. Oh, ang ilan sa kanila out, sila ay parehong masaya at takot sa loob. Ang takot ay ang kasalukuyang Omi ay masyadong gwapo, at nadama nila na malinaw na hindi sila karapat-dapat. Gayunpaman, sumailalim sila sa ilang mga pagbabago sa kanilang mga selula ng katawan pagkatapos ng radiation mula sa burial moon sword, kaya mukhang mas bata din sila ng 7 o 8 taon kaysa dati, tulad ng isang batang babae sa kanyang unang bahagi ng 20s. Hindi mahalaga kung sila ay lalaki o babae, ito ay pareho. Tila na sila ay nakakuha ng kaunti mula sa kasawian pagkatapos na salakayin ni Mu Chenji. Ang talento ay halos kasing taas ni Xiaomeng, at si Omi ay talagang hindi makapaniwala na ito ay totoo. Hinampas ni Omi ang kanyang mukha at sinabing, hindi pa rin dumarating. Noon lang ay dahan-daang naglakad ang apat na babae kay Omi. Gamit ang kaliwat kanang kamay, biglang niyakap ni Omi ang apat na babae sa kanyang mga bisig. Sabi ni Omi, salamat sa Diyos, sa pagbabalik mo sa akin. Si Omi ay orihinal na bumalik upang bigyan sila ng maayos na libing, ngunit ito ay naging isang malaking aksidente.
Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Omi na hindi niya ito maipaliwanag muli kay little sister, Mo Chenji. Hindi ba nakatadhana si Omi na makuha silang lahat? Gayunpaman, ang kanilang talento ay mas mataas din ngayon, at ang kanilang mga landas sa hinaharap ay mas malaki, na siyang pinakamaswerteng. Sumunod si Omi, Xiao Meng, isang taon na ang nakalipas, medyo bumuti ang mundo, nakapasok ka na sa Unity Realm Great Perfection. Umiyak si Xiao Meng, Brother Omi, sa wakas nakabalik ka na, alam kong hindi ka talaga mamamatay. Sige, huwag ka nang umiyak. Yang Yijan, Wang Xing, Liu Yu, Yan Qiang, pabata na rin kayong lahat, ngayon ay parang binata kayong lahat sa edad na 20. Haha, Kuya Chen, salamat pala sa iyo. Oo nga pala, nasaan si Mo Chenji? At nasaan ang kanyang moon burial sword? Ang kanyang funeral moon sword na mahahanap mo ay dumating ah, siguradong hindi yun ordinaryong espada, naglalabas ito ng purple na gas, ang kilos na iyon ng gas na agad na pumapasok sa ating mga selula ng katawan, ito ay parang magic potion lang, anong Emperor Worm, ang limang kahanga-hangang kayamanan ng mundo, ang mahinang pagsabog. Gusto ko talagang gawin itong muli para mapaganda muli ang aking katawan. Tiu Yu sabi. Ano, get an inch, hahaha, well, if there is a chance, I will let her give me the burial moon sword to study. Now, I just want to drink with you, drink with pleasure. Okay, uminom ka ng mabilis. Sabi ni Wang Xing na may malaking ngiti. Kabanata 1104. Agad na inutusan ni Yanlong ang Imperial Cuisine Room na maghanda ng 1,000 daw na piging. Ngayong araw, gusto niyang makasama si Omi at ang iba pa. Ang tinatawag na 1,000 daw bangkot ay 1,000 pinggan, lubhang maluho, at tinatayang aabuti ng 1 araw para maihain ang lahat ng 1,000 pagkain. Nagtanong si Xu Mei Chen, Omi, hindi mo pa rin sinasabi, kamusta si Mo Chenji? Oo, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin magagawa ang mga pagbabagong ginagawa natin ngayon. Abala rin si Liu Yu sa sinasabi. Tumawa si Omi, muntik na niya kayong patayin, hindi ba kayo galit sa kanya? Are you kidding? It's not even her fault. That day when she was in Wangjing City, she originally came to kill you, it was us bringing up your name that spurred her on, and that's what made her demonic. After that, she even gritted her teeth to control herself and shouted for us to leave. And then after that, we saw her massacre, we took the initiative to choose to stop her, kami naman ang pumunta sa kanya, otherwise wala na, naging anumang bagay pagkatapos nito, kaya hindi namin siya masisisi para doon, at sa totoo lang, ito ay ang aming sariling kamatayan. Sinabi ni Liana, nang magising kami at nabalitaan namin na pinatay mo siya, nalungkot kaming lahat na pinatay namin siya. Nagising lang ako nang wala pang 10 buwan, ang aking martial arts realm, nakapasok na ako sa innate great perfection. At ako rin, nakatuntong na rin ako sa innate great perfection, sa kalahating taon pa yata, makakatuntong na ako sa unity realm. Masayang sabi ni Simran. Natawa din si Wang Xing, oo, napakabasura at tanga ko noon, pero simula nang magising ako, kahit papaano parang biglang naliwanagan ang utak ko, napakaraming katotohanan na hindi ko maintindihan noon ay naiintindihan na agad, at ang mga meridian ko ay napakatigas at malakas, hahaha. Sinabi ni Yang Yijan, nasa gitna ako ngayon ng Unity Realm, kung hindi dahil sa hindi direktang pagbigay sa akin ni Mo Chenji ng pagkakataong ito, natatakot ako na hinding-hindi ako makakatuntong sa Unity Realm sa buhay ko, lalo pang maabot ang gitna ng Unity Realm. At saka, naging mas bata ako pagkagising ko, at lubos akong nagpapasalamat kay Mo Chenji. Tiningnan sila ni Omi na may mainit ng ngiti, nakikita ni Omi mula sa kanilang mga mata na sa loob-loob nila, sila ay walang katumbas na pasasalamat kay Mo Chenji, at bagaman hindi sinasadya ni Mo Chenji na gawin iyon, hindi niya sinasadyang pinahintulutan silang makakuha ng ganoong malaking pagkakataon. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Noong nakaraan, tumayo si Omi kasama sina Liana, Xu Mei Chen, Simran, at Shangguan Zuo, tulad ng magkapatid, ngunit ngayon, lahat sila ay 7 o 8 taong mas bata, mukhang 20 taong gulang na mga batang babae, si Omi ay nakatayo sa harap ng sila, ganap na magkasing edad. Bukod dito, ang kanyang balat ay mas malambot at makinis kaysa dati, bawat isa sa kanila ay maluwalhating kumikinang,
halos ilang beses na mas maganda kaysa dati noong sila ay nasa paaralan pa bilang mga batang babae sa paaralan, at ang kanyang katawan ay mas perpekto. Hindi man lang alam ni Omi kung paanong ang Burial Moon Sword na iyon ay napaka-magical. Hindi napigilan ni Omi na malunok ang kanyang laway habang pinagmamasdan silang lahat ng mga dilag, numero unong kagandahan sa Jiangho. Hehe. Pagmamalaki ni Omi sa loob, kung alam ng mga lalaki sa kabilang mundo na napakaraming girlfriend niya sa level ng number one beauty sa Jiangho, hindi nila malalaman kung gaano sila magseselos. Sinabi ni Yan Qiang, Brother Tang, huwag mo lang tingnan ang iyong babae na naglalaway ah. Haha, tumawa ng malakas si Omi at sinabing, well, tungkol kay Mo Chenji, siya ay katulad ko, bumalik sa orihinal na mundo. Mundo ngayon, only, I haven't seen her, but I'm certain that she's back in her original world. As for me, bumalik din ako sa original kong sekta, ang Divine Dragon Sect, I didn't have the chance to original na pumunta rito, ngunit nagkataon lang na ako ang pumalit sa misyon ng pagpatay ng matuwid na alyansa. Kuya Omi, pwede mo bang ilarawan sa amin kung ano ang hitsura ng mundo mo? Sa ibang mundo, ikaw pa rin ba ang pinakamalakas? Tumawa si Omi, Xiao Meng, huwag kang magbiro, sa mundong ito, siguradong masasabi kong number one ako, pero sa kabilang mundo, hindi ko pa naabot ang gitnang antas ng isang sekta. Upang maabot ang gitna antas ng isang sekta, dapat kahit papaano ay may lakas ka ng asawa ng aking amo. Anong klaseng lakas meron ang master teacher mo? Ang aking master ay kasalukuyang nasa huling bahagi ng Zhongxi Realm, isang temple master ng Divine Dragon Sect, at kabilang sa upper middle level of power sa Divine Dragon Sect, gayon din sa buong mundo. Ano ang tungkol sa iyo? Sa dibisyon, anong rank ito? Tanong ni Liu Yu. Umiti si Omi, isa pa rin akong disipulo ngayon. Tanging kapag nakatuntong na ako sa mga unang yugto ng kaharian ng sect master ay magiging isang master, na antas na tao, na nangangahulugan na maaari akong tumanggap ng mga disipulo, at kapag tumanggap ako ng mga disipulo, kikilalanin sila ng aking master bilang kabilang sa Divine Dragon Sect. Katulad noon, noong opisyal na tinanggap ako ng aking master bilang isang disipulo, ang aking master ay kakapasok lang sa Clan Master Realm. Sa madaling sabi, sa aming Divine Dragon Sect, ang unang yugto ng Patriarch Realm ay nagtataglay ng mga kwalipikasyon upang tumanggap ng mga disipulo, ang gitnang yugto ng kaharian ng Patriarch ay kabilang sa gitnang kapangyarihan ng sekta, at sa kasalukuyan ay marami sa aking mga tiyuhin ang nasa antas na ito, ang huling yugto ng kaharian ng Patriarch, ang isa ay maaaring maging isang Temple Master, Headmaster, at Door Master, at ang aking Master ay ang 13 Temple Masters. Oh! Pagkatapos ng paliwanag ni Omi, ang lahat ay nagkaroon ng paunang pag-unawa sa mga sekta ng ibang mundo, at ang mga antas ng pinakamalakas na tao sa mundo. Noong araw na iyon, maghapong uminom si Omi at ang kanyang mga kasama at kumain ng 1,000 pinggan. Siyempre, ang 1,000 pinggan ay isang casual na lasa, ngunit sila ay kumain din hanggang sa kamatayan. Ang ganitong marangyang buhay ay hindi posible sa ibang mundo, kaya naman hindi nakikibagay si Omi sa buhay sa kabilang mundo. Nalasing din si Omi, at bagamat maaari niyang gamitin ang kanyang panloob na puwersa para ilabas ang alak, hindi ito ginawa ni Omi dahil ang paggawa nito ay matatalo ang layunin ng pag-inom. Bumagsak si Omi sa kama, sumigaw na hindi pa siya lasing at gusto pang uminom. Parehong hinintay ni Simran at Lion na si Omi na makatulog, nagkukuskos sa katawan ni Omi at iba pa. Kinabukasan ay nagising si Omi. Phew! Huminga ng malalim si Omi para alisin ang natitirang alak sa katawan niya. Omi, gising ka na! Pumasok si Simran sa kwarto. Nagdala si Simran ng palanggana, at mga gamit sa banyo. Kabanata 1105. Su Chen, maghilamos muna tayo. Manam, mabuti. Pagkatapos maghugas ni Omi, sinabi ni Li Zuan Er, napakahaba ng buhok mo, gusto mo bang i-brush ko ito para sa iyo? Ah, natigilan si Omi, mahaba na ang buhok niya ngayon. Natawa si Omi, nakakaistorbo talaga ang mahabang buhok ah, tuwing umaga kailangan kong gumising at magsuklay ng parang pusa sa kalahating araw. Tumigil si Li Zuan Er upang takpan ang kanyang bibig at palihim na tumawa. Anong pinagtatawanan mo, Omi, but I feel, you look pretty good with long hair, if you really cut it into a flat head, it would be weird, feeling ko lagi,
bagay ang current body mo sa long hair, and the ancient costume, otherwise it mukhang kakaiba. Sabi ni Omi, kung kailangan kong bumalik sa kabilang mundo, kailangan kong panatilihin ang aking buhok, kung hindi, ibubuga ako ng aking amo at ginang sa bundok, tutal, ang kabilang mundo ay napaka-feudal pa rin, pati ang aking buhok, hindi madaling maputol. Ham! Umakyat si Simran para suklian ang buhok ni Omi. Niyakap ni Omi si Simran ng pabalik-balik at sinabing, matagal na panahon na rin mula noong nahawakan ko ang isang babae, Shiner, na-miss talaga kita. Ang unang website na m.consu8.net. Anong ginagawa mo sa umaga? Namula si Lee Zuaner. Napangiti si Omi, oo, virgin pa ang totoong katawan ni Omi. Parang may naisip din si Simran, namumula, tinanong niya, ang totoong ikaw, hindi dapat virgin pa. Tinanong ni Omi, paano mo nalaman? Kahapon lasing ka, pinatulog ka namin ni Sian Gion, kami yung nag-scrub sa katawan mo, nakita mo yun, ano, parang. Ah, nahihiya si Omi. Humajijik si Simran. Sabay tulak ni Omi kay Simran pababa. Tumigil ka, baka sakaling may pumasok, umaga na. Pagpupumiglas ni Simran. Tanong ni Omi, maaasar ka kung babaguhin ko ang katawan ko? Medyo, lalo na noong kinuskos ko ang iyong katawan kahapon, ngunit may isang bagay na hindi pareho, sabi ni Simran. Sabi ni Omi, aling bahagi ang naiiba? Nako, huwag mo nang itanong ng alam mo. Namula si Simran. Oy, ano sa palagay mo, mas maganda ba noon, o mas maganda na ngayon? Ah, pervert ka, sabihin. Tumitig si Simran at nahihiyang sinabi, siguradong ngayon, halatang mas malakas ka na ngayon, mukha kang napakalalaki. May isa pang bagay na hindi pinangarap ni Simran na sabihin, isang bagay na inamin nila ni Lina, at ito ay tungkol sa isang tiyak na sukat na aspeto ng kanyang katawan na malinaw na mas malaki kaysa dati. Sa sandaling iyon, may mga yabag mula sa labas, at binitawan ni Omi si Simran. Si Xiaoming ang pumasok. Kuya Omi, hindi ka pa rin gising. Ahem, Xiaoming, nandito ka pala. Oo, kalahating araw na akong nagsasanay ng martial arts, gusto kong sumama sa iyo. Sige, hintayin mo muna ako. Alam ni Xiaoming na nag-iinit si Omi kay Simran at ngumiti, hindi na kailangan, sige na. Omi harumphed, ah, wala naman kaming ginagawa. Inilabas ni Xiaoming ang kanyang dila, tingnan mo lang ang namumula na mukha ni Sister Shiner. Haha, alis na ako, isasara ko ang pinto para sa inyo. Tumakbo palabas ng kwarto si Xiaoming at sinari din ang pinto, nahihiyang hinagikjik ni Simran si Omi. Mas mahigit nakita ni Omi ang hitsura ni Simran, sobrang nakakaakit, hindi maiwasang magmahal, at bigla itong sinunggaban. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ito. Inisip ni Xiaoming ang sarili, nag-iisa pa rin, ang taong gusto niya. Hindi niya makakasama, at nakikita lang siyang masaya sa piling ng ibang babae. Pagkaraan lamang ng 2 oras, lumabas si Omi ng silid, sandali ng pampalamig. Dumating si Omi sa main hall kung saan umiinom ng tsaa si Yanlong. Tayo, manam, tumango si Omi, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Yanlong. Hindi ko pa alam pero gusto ko munang magbigay galang sa Panginoon ng Wulan Island. Sabi ni Omi. Aalis ka pagkatapos magbigay ng respeto. Maglakbay sa kabilang mundo. Ano ang gusto mong sabihin? Yan, kapag bumiyahe ka sa kabilang mundo, pwede mo ba akong isama? Umiti si Yanron. Ah, gusto mo rin pumunta? Oo, gusto kong makita kung kaya kong pumunta ng 100 talampakan pa sa mundo mo. Diretsyong umiling si Omi, kalimutan mo na, Kuya Yanlong, hindi sa minamaliit kita, kundi para sabihin sa iyo ang totoo, kung gusto mong tumuntong sa Ancestor Realm, sa talento na ipinapakita mo ngayon. Imposible. Kung maaabot mo ang antas ng 10,000 Dharma Heaven at Yangguan ngayon, tiyak na posibleng makapasok ka sa Ancestor Realm kung pupunta ka sa ibang mundo. Ngunit sa ngayon, ikaw lang sa 2 antas ng Unity Realm Great Perfection, at ganap na imposible para sa iyo na maging isang Grandmaster Realm. Ag! Napabuntong hininga si Yanlong. Tinapik siya ni Omi sa balikat. Brother Tang, maaari mo bang sabihin sa akin kung napakahirap talagang maging isang sect master realm? Ano ang kakailanganin? Una, kailangan mong intindihin ang sarili mong martial daw, at natatakot ako na hindi mo alam kung ano ang sarili mong martial daw ngayon.
Pagkatapos, kailangan mong magsaliksik ng martial art na ganap na tumutugma sa sarili mong martial daw. Pagkatapos, ikaw ay itinuturing na tumuntong sa mga sapatos ng isang martial arts master. Naiintindihan. Umiti si Yan Long. Si Omi ay nag-imbento dati ng isang bagay na tinatawag na Yin Yang Finger, mismo, hindi yun isang konsepto, dahil walang pundasyon ng kanyang sariling martial daw, na ginagamit lamang ang kontrol ng panloob na puwersa upang ituon ng kaunti ang kapangyarihan upang makagawa ng ilang kapangyarihan nang walang sariling pag-unawa sa martial daw, hindi siya maaring maging grandmaster. Ang kabilang mundo ay positibo o demonyo. Libu-libong taon ng positibo at demonyong awayan, at ang iba't ibang paksayon ay nagpahayag ng kanilang sarili na mapayapa at mapayapa, ngunit lihim, sila ay pagod na mabuhay, kaya't maaari rin silang maging isang pinuno ng mundo dito. Siyempre, kung gusto mo pagbutihin mo ang iyong mga kasanayan sa martial arts, pagkatapos ay kailangan mong pumunta sa isang lugar na puno ng labanan. Hindi ako dapat babalik sa kabilang mundo ng ganoon kaaga, at kahit na gawin ko, wala akong planong magsama ng sinuman sa ngayon, bilang hindi ko magagarantiya ang kaligtasan. Naiintindihan. Sige, pupunta ako para magbigay galang sa Marshall Island Lord. Pinagsama-sama ni Omi ang lahat at nagtungo sa Marshall Island para magbigay pugay sa Marshall Island Master. Si Xiaomeng ang nagmaneho ng lumilipad na barko na napakabilis. Biglang naisip ni Omi kung kaya niyang dalhin ang lumilipad na barko sa kabilang mundo. Kung maaari, ito ay magiging isang tunay na oxymoron. Gayunpaman, 9 times out of 10, hindi ito gagana, maliban kung ito ay isang bagay na maliit at isang bagay na malaki. Dati, si Mu Chenji ay nakulong sa mechanism lock, at maging ang mga taong may mechanism lock ay itinapon sa Thousand Mountain Tomb, at sa huli, nawala ang mechanism lock, na nangangahulugan na ang lumilipad na barko ay hindi rin gagana. Gayunpaman, susubukan ito ni Omi, at higit pa rito, hahayaan ni Omi ang mga tao sa mundong ito na magtrabaho sa isang maliit na piraso ng lumilipad na barko. Kabanata 1106. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Marty Alwood Island. Dinala ni Omi ang mga tao sa puntod ng Marshall Forest Island Lord. Island Master, hindi ko inaasahan na aalis ka ng ganoon kaaga, nahanap ko na ang daan patungo sa kabilang mundo, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo na malalaman. Nagbuhos si Omi ng isang tasa ng alak para sa puntod ng Island Lord. Matapos magbigay ng respeto sa Island Lord, bumalik si Omi sa Wangjing City. Xiaomeng, may gagawin ka para sa akin. Kuya Omi, ano yun? Tulungan akong makahanap ng isang grupo ng mga nangungunang siyentipiko, mas mabuti ang mga gumagawa ng mga lumilipad na barko, at tingnan kung maaari kang gumawa ng isang maliit na piraso ng isang lumilipad na makina. Isang maliit na piraso ng lumilipad na makina. Hindi ba sapat na maliit ang spaceship? Hindi sapat, natatakot ako na ang mga lumilipad na barko ay hindi maaaring dalhin ito sa kabilang mundo. At anong uri ng lumilipad na barko ang kakailanganin? Isang lumilipad na makina sa iyong likod. Ang lumilipad na makina na kasing laki ng bag ng libro ay maaaring kasing bilis ng isang kabayo nang hindi masyadong mabilis, mas mabilis kaysa sa isang kabayo, ngunit ang enerhiya ay dapat sapat. Tandaan ang URL konshu8.net. Mabuti, huwag kang mag-alala, agad akong magpapahanap ng mga nangungunang siyentipiko sa paglipad ng barko upang magdisenyo at magtayo nito, Kuya Omi, pagkatapos ay pupunta ako. Pumunta ka. Pagkaalis ni Xiaomeng, lumapit si Xu Mei Chen at nagtanong, aalis ka na kaagad? Hindi. 6 months pa akong mananatili, pagkatapos ay babalik na ako sa kabilang mundo. Kung gayon, sasama rin kami sa iyo. Umiling si Don, patuloy kang mananatili sa mundong ito. Bakit? Ayaw mo ba sa amin? Mei Chen, paanong hindi kita gusto? Ang ganda-ganda mo ngayon, siguradong nasa level ka ng numero unong kagandahan sa mga ilog at lawa kapag pumunta ka sa kabilang mundo. Gagawin mo ang buong ilog, and lakes cooks for you, and you've got the talent now. What do I have not want you? Noon pa man, hindi ko man lang naisip na hindi kita gusto, lalo na ngayon. Kung ganoon, bakit hindi mo kami isama? Gusto ko ring bisitahin ang mundo mo. Natawa si Omi, nakakatuwa talaga. Gustong-gustong pumunta sa mundong ito ang aking nakatatandang kapatid na babae at nakatatandang tita, samantalang ikaw,
gusto mong pumunta sa mundong iyon para tingnan. Mei Chen, ang pasukan sa daanan ng mundong iyon, sa teritoryo ng Diablo, kailangan kong mag-ingat sa aking sarili dahil sa takot na matuklasan ako, at isama ko kayong muli, ito ay isang gawa lamang ng paghahanap ng kamatayan, ayoko na kayong mawala muli. Kaya, manatili muna kayo rito, at bibisitahin ko kayo kapag may pagkakataon ako. Sige. Well, behave, kung ang relasyon ay pangmatagalan, paano ito sa umaga at gabi? Ngayon sa iyong mga talento, napakaposible para sa inyo na tumuntong sa kaharian ng ninuno, at magkakaroon tayo ng mahabang panahon upang mabuhay sa hinaharap, kapag nasa ibang mundo ako at sapat na ang kakayahan ko para protektahan ka, natural na sasunduan kita. Ma'am, niyakap ni Omi si Xu Mei Chen at marahan siyang hinalikan sa labi. 34 na taong gulang na si Xu Mei Chen, kung noon, ay halatang mas matanda kay Omi, ngunit ngayon, parang 20 gulang na siya, mas bata at mas maganda kaysa noong nakilala siya ni Omi sa Linjiang City, nung siya ay pulis pa, kapitan, at may hindi maipaliwanag na alindog na nagparamdam kay Omi na parang mas gusto niya ito kaysa dati. Hindi napigilan ni Omi na mapangiti nang makitang mas bata pa sila at mas maganda, agad-agad na naramdaman ang pagiging katulad nila mula sa loob, tila kahit sino pa sila, lahat sila ay mahilig sa kagandahan. Noon, hindi nila kayang ikumpara sa ang kanilang maliit na kapatid na babae, ngunit ngayon, sa mga tuntunin ng kagandahan, sila ay ganap na karapat-dapat na matalo, pati na rin sa mga tuntunin ng martial arts talent, na maaaring bahagyang mas mababa, ngunit ito ay isang napakataas na talento, pagkatapos ng lahat, lahat sila ay maaaring maging kumpara kay Xiao Meng, ngunit napakatalino ni Xiao Meng. Tang! Sina Su Chen at Xu Mei Chen ay naghalikan sa isa't isa, sa tuwing magdidikit ang kanilang mga labi, parang electric shock ng passion. Ahem! May umubo sa gilid. Si Samira iyon. Nahuli rin ni Omi si Samira, tinatamasa ang pagpapala ng mga taong Chi. Kaya lang, nabuhay si Omi sa mundong ito, sa loob ng 5 buwan. Sa 1 buwan, aalis na si Omi. Xiao Meng, kumusta ang research sa flying machine? Tanong ni Omi. Kuya Omi, I think malapit na tayong matapos sa research, right? Mabuti. Dumating si Omi sa isang bahay sa Yanhuang Empire. Daan-daang mga siyentipikong lumilipad na barko ang tinatalakay sa isang silid ng pananaliksik. Ang lumilipad na makina na gusto ni Omi, kailangan nilang buuin kahit araw at gabi silang magtrabaho. Matapos ang pagsasaliksik ng 5 tao, ang lumilipad na makina ay nahuhubog na, o hindi bababa sa lahat ng uri ng mga teoretikal na bagay ay nalutas na. Tingnan mo si Senior Tang. Well, you're welcome, kamusta na ang flying machine ngayon? Tanong ni Omi. Isang scientist ang naglabas ng parang satchel at sinabing, Senior Tang, ito ay aming idinisenyo ayon sa iyong kahilingan, ay buckle ito sa likod at ay activate ang button, maaari itong magsagawa ng jet flight, lumilipad sa bilis na humigit kumulang 1,500 kilometro, kada oras, nakatumbas ng 2 beses sa bilis ng isang normal na eroplano. Wow, not bad. Tuwang-tuwa si Omi, hindi na kinailangang sumakay ng kabayo si Omi hanggang sa sumakit ang kanyang puwitan, 2 beses sa bilis ng eroplano, ito ay katumbas ng pagsakay sa kabayo ng 30 beses na mas mabilis, dati ay tumatagal ng 20 araw upang sumakay ng kabayo, may lumilipad na makina sa likod, tumagal lang ng 1 oras, grabe. Ngunit, Senior Tang, may isang problema pa rin na hindi nalutas. Sabi ng siyentipiko. Anong problema? Sa isang lumilipad na makina sa iyong likod, ang bilis ay mabilis, ngunit lumilipad sa kalangitan sa napakabilis na bilis, ang lakas ng paglaban ng hangin na iyon ay halos mapunit ang buhok at balat ng isang tao. Well, hindi problema sa akin yun, hindi ako ordinaryong tao, malakas akong tao ng Unity Realm, anong problema yan? Sabi ni Omi. Dahil iyon ang kaso, ang lumilipad na makina ay handa na para sa opisyal na produksyon. Mabuti, maaari ba itong opisyal na i-produce sa loob ng 1 buwan? Siyempre kaya mo, may kailangan pa bang sabihin sa iyo si Senior Tang tungkol sa lumilipad na makina? Sa isang bagay, ang flying machine ay dapat lang na ma-activate at makontrol ko, at kahit na ito ay alisin sa akin, maaari ko itong kontrolin upang lumipad pabalik sa sarili nitong tulad ng isang lumilipad na barko. Siyempre, ang flying machine ay fingerprint lamang ang kinokontrol ng switch,
at walang sino man maliban sa iyo ang makakapagsimula nito. May isa pang kinakailangan, kailangan nitong lumipad hanggat maaari, hindi ito mauubusan ang kapangyarihan ng walang dalawang araw. Huwag kang mag-alala, Senior Tang, ang enerhiya ng lumilipad na makina ay kapareho ng sa lumilipad na barko. Gaano katagal ang buhay ng serbisyo? Kung pinagsama-sama, maaari itong lumipad ng humigit kumulang 6 na milyong kilometro, at pagkatapos ng 6 na milyong kilometro, magagamit muli ang kagamitang pang-enerhiya kapag ito ay muling pinalitan. 6 million kilometers, maganda yan, ay produce mo. Oo. Ang 6 na milyong kilometro ay sapat na para sa isang yugto ng panahon para sa mga ilog at lawa sa kabilang mundo. Pagkatapos ng lahat, ang mga ilog at lawa ng kabilang mundo ay tinatayang kasing laki ng Yanhuang Empire. Sa hinaharap, kung may pagkakataon sa kabilang mundo, maaari ding subukang tumawid sa karagatan upang makita ang malayong iba pang mga kontinente. Kabanata 1107. Sa isang kisap mata, mabilis na lumipas ang isang buwan. Nagawa na ang flying machine na kailangan ni Omi. Senior Tang, subukan mo ito, huwag mag-alala, nasubukan na namin ito ng halos 300 beses, at 300 beses ang pag-verify ay nagpapakita na ito ay ganap na ligtas, at hindi talaga ito ganoong high-end ng teknolohiya. Tiningnan ni Omi ang parang bag na lumilipad na makina at nagtanong, pumutok ba ito kapag tinamaan ito ng napakalaking puwersa? Huwag kang mag-alala tungkol doon, hindi ito sesabog, ngunit ito ay masisira, tulad ng isang lumilipad na barko. Mabuti, agad na ipinatong ni Tang Zixen ang lumilipad na barko sa kanyang balikat at ikinabot ito ng mahigpit sa kanyang baywang, kaya hindi niya kailangang mag-alala na matanggal ang kanyang balikat. Sabi ng scientist, fingerprint activated ang lugar na ito, pwede mo rin itong i-voice activate, at pwede mo rin suotin itong transparent na salamin, espesyal ang mga lente ng salamin at maaaring magpakita ng impormasyon tulad ng bilis, ruta, natitirang enerhiya at iba pa. Okay. Susubukan kong lumipad pabalik sa Lookout City. I activate. Swoosh. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Omi ang matinding pagtulak mula sa kanyang likod, na agad na nagtulak kay Omi mula sa lupa, direkta sa hangin. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Umikot ang mga ulap sa gilid ni Dunzi. Pupunta na ako, bulalas ni Omi, tinulak siya sa langit sa isang kisap mata. Mabilis na inayos ni Omi ang kanyang sarili at lumipad patungo sa direksyon ng Wangjing City. Swoosh swoosh. Mabilis na umihip ang hangin mula sa tenga ni Omi, napakabilis ng pakiramdam ni Omi na hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Gayunpaman, mabilis na inayos ni Omi ang estado ng kanyang katawan upang umangkop sa ganitong bilis. Wala pang 2 oras, lumipad si Omi pabalik sa Wangjing City at dumaong sa Wangjing City. Yay! It's awesome! Halata sa sarili ang excitement ni Omi, kung maibabalik ito sa ibang mundo, tapos kahit na tumakbo siya sa Demon Lord, hindi na matatakot si Omi, makapasok na lang si Omi sa Demon Head Temple. Excited na si Omi sa pag-iisip pa lang, parang napakapakinabang pa ng high technology sa atresadong lugar. May daladala si Omi na flying machine sa kanyang likod, nakatumbas ng kanyang gun at umabot sa level ng flying machine, nakakatakot ito, ay. Omi, ready na ba ang flying machine? Tanong ni Infamous. Oo, tapos na, at oras na para bumalik ako sa kabilang mundo. Kailan ka aalis? 6 na buwan na ang lumipas mula nang tumira ako rito, kung hindi ako babalik, natatakot akong isipin ng lahat sa aking dibisyon na patay na ako, kaya minabuti kong umalis ka agad. Tinawag ni Omi ang lahat at sinabing, mga kaibigan, babalik muna ako sa kabilang mundo, mag-practice kayo ng martial arts dito, kapag nakarating na kayo sa Unity Realm Great Perfection in the future, babalik ako para dalhin kayo sa mundong iyon. Mabuti, huwag kang mag-alala tungkol sa pagpunta, ingatan mo ang iyong sarili. Siyempre, iyon, Xiaomeng, nagpapalipad ka ng lumilipad na barko para dalhin ako sa libing-libing na bundok. Manam, si Omi, na sinamahan ni Xiaomeng, ay dumating sa Thousand Mountain Tomb sa mga 7 o 8 araw. Ang Yanhuang Empire ay napakalayo mula sa Thousand Mountain Tomb, at umabot ng 7 o 8 araw para sa isang lumilipad na barko upang pumunta ng ganito kabilis. Si Omi ay nakatayo sa mataas na bundok sa harap ng Thousand Mountains Tomb, ang kanyang likod ay nailagay sa lumilipad na barko at handa na siyang sumingil sa Thousand Mountains Tomb.
Kuya Omi, posible bang dalhin ang lumilipad na makina doon? Subukan ang lahat kung ano ito, at kung hindi ito gagana, wala tayong magagawa. Kung gayon wala kang panganib. Huwag kang mag-alala, hindi iyon, Mo, aalis na ako, kailangan mong alagaan silang lahat, ang mga taong iyon. Well, gagawin ko. Tumingin si Omi kay Xiao Meng, mahusay at gumagalaw, at sinabing, kung makatagpo ka ng isang taong gusto mo, magmadali at umibig, huwag mong ilagay ang iyong mahusay na kabataan sa martial arts. Umiti ng mapait si Xiao Meng, hindi ako mahilig umibig. O sige, hindi na kita kakausapin, aalis na ako. Sinimulan ni Omi ang lumilipad na makina at sumabog sa Thousand Mountains Tomb. Tiningnan ni Xiao Meng ang katawan ni Omi at nawala sa isang iglap, lumitaw sa nagbabadyang Thousand Mountains Tomb si Market Leap Building. Matapos makapasok si Omi sa Thousand Mountains Tomb, tila nawala ng lakas ang lumilipad na makina at hinayaan na lamang niyang maanod ang kanyang katawan. Sinamantala ni Omi ang pagkakataon na tingnan ang libingan sa Thousand Mountains Tomb, at bagaman hindi niya ito masyadong makita, mahina pa rin niyang nakita kung ano ang Tomb of the Morning Light Emperor, Tomb of the Western Sovereign, Tomb of the Nine Taoist Demons. Hindi alam ni Omi kung ilusyon ba iyon, ang nakasulat sa lapida ay malabo ang mga salitang ito, ngunit parang hindi, dahil ang lahat ay baluktot at deformed, kasama ang font na halatang napakaluma at sinaunang script, ay halos katumbas ng kalahating hula. Nang gustong tingnan pa ito ni Omi, biglang lumitaw ang gravity ng kanyang katawan. Agad namang nag-react si Omi na nagpapahiwatig na umalis na ang kanyang katawan sa spatial junction. Activate. Agad na pinaandar ni Omi ang flying machine. Swoosh! Sa isang malakas na pagtulak mula sa kanyang likod, si Omi ay nagmamadaling lumabas sa napakalalim na kailaliman sa loob ng ilang segundo. Iyon ay, ito ay ang kaparehong kailaliman na kalaliman na kanyang tinakbuhan kalahating taon na ang nakalipas. Oo ho! Sa wakas nakabalik na, dinala din ito ng lumilipad na makina, oo! Lumipad sa langit si Omi, mahirap ipahayag ang kanyang pananabik. Pupunta na ngayon si Omi sa Devil's Head Temple at hanapin si Mo Chenji. Dala ni Omi ang flying machine, at walang magawa ang Demon Sect Master tungkol dito. Agad na lumipad si Omi sa isang tiyak na direksyon. Wala pang isang oras, nakita na ni Omi ang malaking Demon Sect General Altar. Direktang lumipad si Omi sa General Altar ng Devil Sect, ngunit napakalaki nito kaya hindi alam ni Omi kung saan hahanapin si Mo Chenji. Noon lang ay narinig ni Omi na may nagsasalita sa kanyang harapan, kakaiba, kalahating taon na, hindi pa nakakalusot ang assassin ng Righteous Alliance, Wind Lightning, sa ating General Altar, sumuko na ba siya sa pagpatay kay Red Scorpion at Mo Ming Dao. Kat, huwag mo nang tingnan kung anong klaseng lugar ang Demon Sect General Forum, kahit Martial Master of the Righteous Alliance, hindi lang gustong pumunta dito, not to mention ang Wind Lightning ng District, basura. Narinig ni Omi ang pag-uusap ng dalawang disipulo ng Demon Sect na nasa harapan niya, talagang nanlumo siya, buti na lang pag-usapan siya, bakit kailangan pa niyang magdagdag ng basura sa likod niya. Agad na sinabi ni Omi, yung dalawang nasa harap, na, hinahamak ko kayong mga anak ng asong walang sariling kakayahan, ngunit nagmumura ng basura sa inyong likuran sa bawat pagligo. Ang dalawang disipulong Diablo sa unahan ay abala sa pagtalikod at nagtanong, sino ka? Ako ay Wind Lightning. Hahaha, imposible yon, walang makakalusot sa head altar natin, kung Wind Light Cloud ka, paano mo malalampasan ang mga mabibigat naming bantay sa baba ng bundok? Umuso si Omi, maniwala ka man o hindi ay wala sa akin, sabihin mo sa akin ngayon, nasaan sina Red Scorpion at Mo Ming Dao. Papatayin ko sila. Natigilan ang dalawang demonyong disipulo, pagkatapos ay naging demontado ang kanilang mga mata. Ginamit na ni Omi ang enchantment technique sa kanila, hindi na nag-abalang makipaglokohan si Omi sa dalawang alagad ng basura. Ang Red Scorpion Senior Brother ay nasa tirahan ng General Altar Poison Elder, at ang tirahan ng Poison Elder ay nasa kaliwang likod ng General Altar. Kabanata 1108. Si Brother Mo Ming Dao ay nasa General 18th House. Mabuti kung gayon nasaan ang aking asawa. Sino ang asawa mo? Tulala na tanong ng dalawang alagad. Ang aking asawa ay si Mo Chenji. Ang kanyang kamahalan ay nakatira sa General Palace, sa likod na hardin,
kung saan ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang pumasok. Naiintindihan, salamat sa dalawang anak ng asong babae, kalimutan ang nangyari. Sa sumunod na segundo, nawala si Omi, at natauhan ang dalawang demonyong disipulo, ngunit wala silang maalala. Binalak ni Omi na patayin muna sina Red Scorpion at Moming Dao, at tapusin muna ang assassination mission ng Righteous Alliance. Natagpuan ni Omi ang tirahan sa likod ng bundok kung saan naroon ang Red Scorpion. Gayunpaman, nalaman ni Omi na may isa pang Ancestor Realm powerhouse sa mansyon. Bagamat may dalang flying machine si Omi sa kanyang likod, kung siya ay nahuli, siya ay patay o buhay, at tila kailangan ni Omi na gamitin ng husto ang flying machine. Unang urlm.consu8.net. Agad na sumigaw si Omi, "Hoy, Red Scorpion, lumabas ka at magdusa ng kamatayan." Sa sandaling ito, narinig ng Red Scorpion, na nasa loob ng tirahan, ang mga sigaw mula sa labas ng tirahan at nagulat siya. "Master!" Tumingin ang Red Scorpion sa lalaking nakaupo sa tabi niya, ang lalaki ay isang sect master, ito ay ang kanyang amo at tiyuhin ni Muchenji. "Guro, may nagsabi sa akin sa labas na lumabas at magdusa ng kamatayan." Sabi ni Red Scorpion habang nakatingin sa kanyang amo. "Bamantong hininga ang nakakalaso na elder na iyon, lumabas ka at tingnan mo kung sino ang humihila ng kalokohan na iyon. Karaniwan, walang sino man ang naniniwala na iyon talaga ang hangin at magagaan na ulap." "Master, paano kung si Wind Lightning talaga ang pumatay sa akin?" Sabi ni Red Scorpion. "Hindi naman, kung totoo, narito ako, ano ang dapat katakutan, pagkatapos ay tatapusin ko siya." Sabi ni Elder Poison. Agad silang naglakad palabas, buti na lang nakita nila ang isang binata at gwapong lalaki na nakatayo di kalayuan sa entrance ng residence. Natigilan silang dalawa, walang pakialam nang umiti si Omi at sinabing, "Sino sa inyo ang Red Scorpion? Bilisan mo at hayaan mo akong pumatay." Masyadong wild at mayabang ang tono ng boses ni Omi kaya gusto siyang bugbugin ng marahas. "Sino ka?" tanong ni Elder Poison. Sabi ni Omi, "Ano? Ni hindi mo nga kilala ang sikat kong Lolo Wind Lightning. Ikaw, kaninong disipulo ka? How dare you mess with me?" Galit na galit ni Elder Poison. "Hahaha, ako si Wind Lightning na ipinadala ng Righteous Alliance para patayin ang Red Scorpion, matandang lalaki, bilisan mo at ipadala ang iyong apprentice sa akin para pumatay. Naghahanap ng kamatayan." Galit na galit si Elder Poison, bagamat magaling siyang gumamit ng lason, ganoon din siya kagaling sa martial arts, kung hindi, paano siya makakatuntong sa kaharian ng isang master? Galit na galit ang Poison Elder, Wind Lightning man siya o hindi, sa kanyang mapagmataas at bastos na ugali, papatayin niya ang kabilang partido. Gayunpaman, naglakas loob si Omi na maging kay abangan, handa siya. Ang flying machine ni Omi ay may function na tinatawag na adaptive distance skipping, ang function na ito ay hindi pamilyar, maraming mga kotse din ang may mga application, sa mga kotse tinawag itong adaptive cruise. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay na ang sasakyang panghimpapawid ay magpapalabas ng isang radar signal, mula sa radar signal ay maaaring masukat ang distansya sa pagitan ng iba't ibang mga obstacles sa nakapaligid, adaptive maintenance distansya, ay upang automatikong itakda, na may mga nakapaligid na obstacles upang mapanatili isang tiyak na distansya, upang maiwasan ang panganib sa paglulunsad ng banggaan. Naitakda na ni Omi ang distansya sa 10 metro. Sa makatuwid, nang patayin ng Poison Elder si Omi at natukoy ng radar na ang distansya ay wala pang 10 metro, ang lumilipad na makina ay agad na nag-self-start, palaging pinapanatili ang layo na 10 metro ang layo. Ang bilis ng lumilipad na makina ay kilala, at hindi mahalaga, kung gaano kahanga-hanga ang gun ng Poison Elder, mahina ito sa lumilipad na makina. Sa huli, nang naisip ng Elder ng laso na kaya niyang patayin si Omi sa isang sampal, nawala ang pigure ni Omi sa isang kisap mata. Nagsalubong ang kilay ni Elder Poison, imposible, isa siyang Zhongxi Realm Powerhouse, Unity Realm Person, imposibleng mas mabilis ang reaction at lightness niya kaysa sa kanya. Talagang ayaw siyang pagtawanan ni Omi, mas mabilis kaysa sa bilis ng reaksyon. Paumanhin, ngunit ang oras ng reaksyon ng isang lumilipad na makina ay nasa antas ng computer, in terms of light speed. Iyon ay hindi gaanong nakakahiya,
ang flying machine ay gumamit ng energy device ng isang lumilipad na barko, at sa sandaling ito ay nagsimula, ang bilis nito ay umabot sa 1500 kilometro bawat oras. Ha ha ha! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tawa ni Omi. Nang tumangala si Elder Poison, si Omi ay nakatayo sa himpapawid. Ikaw, paano ka naging napakabilis? Natigilan si Poison Elder, oh my god, kahit na ang Demon Cult Master ay malamang na hindi man lang mahawakan ang kanyang anino, ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Sabi ni Omi, paumanhin, wala kang awtoridad na malaman. Tungkol sa lumilipad na makina, kailangan itong ilihim ni Omi, kung hindi, ang pinakamalakas na tao sa mundong ito, lahat ay maglalakbay sa ibang mundo at lahat ay bubuo ng isa, pagkatapos ay ang kalamangan ni Omi ay mawawala, tiyak dahil lahat ay wala nito, si Omi lang ang meron. Bamantong hininga si Elder Poison, hindi ako naniniwala. Pagkatapos sabihin iyon, muling pinandilata ni Elder Poison ang kanyang katawan at sumugod kay Omi. Ang mga tainga ni Omi ay nakarinig lamang ng isang beep na tunog, na parang ang sistema ng sasakyang panghimpapawid ay nagpapahiwatig na may isang balakid na papalapit sa range 10. Swoosh! Nawala si Omi sa isang kisap mata, hindi pa man lang nagre-react ang Poison Elder sa pagkawala ni Omi hanggang kalahating segundo ang lumipas nang napagtanto niyang wala na si Omi sa kanyang target na direksyon. Ah! Natigilan ang panga ng Poison Elder. Ha ha ha, ha ha ha! Tawa ng tawa si Omi. Imposible ito, ano ang nangyayari? Sigaw ni Elder Poison, at bagamat nakakita si Elder Poison ng backpack sa likod ni Omi, wala siyang ideya kung ano yun, at sa kaalaman ng mga tao sa mundong ito, iyon lang. Sabi ni Omi, pagkatapos kong patayin ang Red Scorpion, mag-uusap ulit tayo. Huwag kang maglakas loob. Sumugod si Omi patungo sa Red Scorpion, at nang malaman ito ni Elder Poison, sumugod din siya patungo sa Red Scorpion. Sa kasamaang palad, ang pagkakaiba sa bilis sa pagitan ng dalawa ay masyadong malaki, at naabot ni Omi ang Red Scorpion sa halos isang kisap ng mata. Puff! Pinugot ni Omi ang ulo ng Red Scorpion ng isang beses, pagkatapos ay agad na tumalbog ang kanyang katawan. Hindi! Pinagmasdan ni Elder Poison ang pagkamatay ng pulang alakdan, wala siyang magawa, at sa oras na sumugod siya sa harap ng pulang alakdan, tanging ang haligi ng dugo na umaagos na parang bukal sa leeg nito ang kanyang natatanaw. Pang-apat na itong target na assassination ay kumpleto na, yay, next, mundog. Sabi ni Omi at kinapa ang mga butas ng ilong. Nakita ni Elder Poison ang kalmado, kalmado, walang kapantay na pagmamataas, ngunit walang magawang poster ni Omi, talagang gusto niyang bumagsak. Ikaw, ikaw, ikaw ay isang mahinang hangin. Sa sandaling ito, ang Poison Elder sa wakas ay naniwala na ito talaga ay Wind Lightning Cloud. Binigyan ni Omi ng blankong tingin si Elder Poison at iniwang nakabuka ang kanyang bibig. Sinabi ko na sa iyo kanina, ako si Wind Lightning pero hindi ka pa rin naniniwala. Sige, mag-usap tayo sa ibang araw, hahanapin ko si Moming Dao. Yu. Nakita ni Elder Poison ang tono ni Omi, talagang gusto niya itong patayin, ngunit hindi niya magawa ang mga pangunahing bagay upang mapalapit sa kanya, napakasakit. Kabanata 1109. Si Omi ay huminga at lumipad, ang bilis ay nakakatakot na mabilis. Omi cool ayaw, adaptive to maintain distance, ang ganda ng configuration ah. Salamat talaga sa mga scientist ng kabilang mundo, technology, sa kabilang mundo between the strong, walang advantage, pero sa mundong ito, ganyan talaga parang divine weapon ah. Dumating si Omi sa 18 mansyon kung saan naroon si Moming Dao nang wala sa oras. Ang 18 tirahan ay napakalaki din, at mayroong maraming mga disipulo at malalakas na tao, naramdaman kaagad ni Omi na mayroong hindi bababa sa 4 o 5 mga kaharian ng Zhongxi sa loob ng 18 tirahan, na nakalat sa buong lugar. Dir-diretsyong pumasok si Omi, nakabukas ang pinto na wala man lang gatekeeper, dahil mga sariling tao lang ng demonyo ang maaaring nandito. Pagkapasok, si Omi ay bumangga kaagad sa isang disipulo, tinanong ni Omi, nasaan si Moming Dao? Ah, Jan, sino ka? Nandito ako para patayin ang Wind Lightning niya. Diretsyong sabi ni Omi. Natigilan ang alagad doon, ano ang sitwasyon? Tumipad si Omi sa bubong at sumigaw, Mowgli, Mowgli, Mowgli. Sa sandaling iyon, isang lalaki sa hindi kalayuan ang sumagot, sino ang tumatawag sa akin?
Tandaan ang URL consuate.net. Agad na nilock ni Omi ang taong iyon bilang si Moming Dao. Ngunit sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa himpapawid sa dikalayuan, tigilan mo siya, isa siyang mamamatay tao, pigilan mo siya. Ang sigaw ng katawan na ito ay nag-alerto sa mga kapangyarihan ng Zhangxi Realm mula sa buong 18 bahay, at 4 o 5 powerhouse ng Zhangxi Realm ang sumugod, palabas ng bubong na may hiyawan. Sa sandaling ito, agad na sumugod si Omi patungo kay Moming Dao. Kahit anong mangyari, katayin muna natin si Moming Dao. Nag-react ka agad si Moming Dao at gustong tumakbo. Sa kasamaang palad, saan kaya siya makakatakbo mula sa lumilipad na makina, halos sa isang kisap mata, bago pa man makahakbang ang kanyang mga paa, hinawakan na ni Omi ang kanyang leeg at itinaas siya sa langit. Hayaan mo siya. Sa sandaling ito, may ilang dagandong mula sa ilang mga kapangyarihan ang kaharian ng Zhangxi. Si Omi ay nakatayo sa himpapawid na may binanggit si Moming Dao, at napapalibutan na siya ng ilang ancestor realms. Gayunpaman, si Omi ay hindi nakaramdam ng takot, ang kanyang adaptasyon upang mapanatili ang kanyang distansya ay hindi natatakot sa karamihan ng mga tao sa kabilang panig. Master, Uncle, iligtas mo ako. Sigaw ni Omi mula sa Moming Dao na hawak niya. Ang Moming Dao na ito, na tinatayang nasa 18 taong gulang o 19 na taong gulang, ay talagang may talento, na nakamit na ang likas na pagiging perpekto, sa palagay ko ay nasa antas na ito si Omi sa simula, talagang gusto ni Omi na dalhin ang kanyang talento at ibigay ito sa kanyang sarili, magkapatid. Sinabi ko sa iyo na bitawan mo siya. Sa hindi kalayuan, ang isang Zhangxi Realm na lalaki ay umungal, ay dapat na ang Panginoon ni Moming Dao, sa parehong oras, ang natitirang bahagi ng Zhangxi Realm ay lahat ay nakalock ang kanilang mga aura ng pagpatay kay Omi. Tumawa si Omi, excuse me, inutusan ako ng Righteousness Alliance na pumunta at patayin ang 5 henyo ng Devil Sect, ito na ang huli, pagkatapos na patayin ang aking misyon ay matatapos na. Emph, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa akin ngayon? Naiinis na sabi ng isang ancestor realm sa gilid niya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tiyak na magkakaroon ng sentensya ng kamatayan si Omi, hindi pa banggitin ang napakaraming kaharian ng Zhangxi, sapat na ang isa para patayin si Omi ng 10,000. Ngunit sa kasamaang palad, pinahintulutan ng flying machine si Omi na magkaroon ng walang limitasyong mga posibilidad. Sabi ni Omi, oo, subukan natin. Sa sandaling ito, 4 o 5 clansmen realms ang sabay na umatake kay Omi, at isa sa clansmen realms ay biglang naghagis ng mahabang sibat sa kanyang kamay, ibinato ito kay Omi, ang bilis ng sibat ay napakabilis. Gayunpaman, kay Omi, mas mabilis pa ang lumilipad na makina, nang malapit na ang sibat sa hanay ng 10 metro, ang malaking propulsyon ng lumilipad na makina ay nagdulak kay Omi sa kalangitan. Ang mga pag-atake ng 4 o 5 Zhangxi Realm powerhouses ay natural na nawala ang kanilang mga target. Sa langit, tumawa ng malakas si Omi at pinisil ang kanyang palad, sabay na pinatay si Moming Dao. Ang 4 o 5 Zhangxi Realm powerhouse sa ibaba ay tumangala sa takot, akala nila ay sapat na para durugon si Omi sa latak, ngunit bilang isang resulta, biglang nawala si Omi, at nang marinig nila ang tawa ay napagtanto nilang siya na pala. Ay lumipad sa langit sa itaas. Lahat sila ay natigilan, anong uri ng martial art ito? Upang makagalaw ng napakabilis. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi lamang ang bilis ng paggalaw, kundi pati na rin ang bilis ng reaksyon, at higit sa lahat, sadyang imposible para kay Omi na makagalaw ng malaya sa ilalim ng presyon ng 4 o 5 powerhouse ng Ancestor Realm. Kung sino man ito, sa sandaling sila ay inapi ng malakas na presyon ng mga strongman, ang kanilang mga paggalaw ay agad na bumagal sa pamamagitan ng isang hindi kilalang bilang ng mga bits. Paano nila nalaman na hindi tao ang lumilipad na makina ni Omi, who cares about your strongman pressure, it was running on energy. Sinabi ni Omi, patay na si Moming Dao, tapos na ang huling misyon ko, sige, si Moming Dao ang ibinalik sa iyo ang bangkay. Pagkasabi nito, itinapo ni Omi ang bangkay ni Moming Dao. Hindi, sumirit ang amo ni Moming Dao, pinapanood ang bangkay ni Moming Dao na lumulutang pababa mula sa langit. Ang mga clansmen na may pulang mata ay patuloy na lumipad sa langit, hinahabol si Omi. Gayunpaman, kumurap si Omi at hindi pumunta sa mga ulap, kasama nila ang paghabol sa kanya.
hindi man lang sila makakalipad ng ganoon kataas kung papayag ang lumipad, kaya't mapunta lamang sila sa galit. Hindi lumipad si Omi at dumaong sa ibang bahagi ng punong tanggapan ng Demon Sect, parang bulalakaw, agad siyang napadpad sa loob ng isang mansyon. Napagmasdan ng mabuti ni Omi sa kalangitan, ito dapat ang likod na hardin ng Devil's General Mansion, at si Mo Chenji ay dapat nasa lugar na ito. Si Omi ay bumangga sa isang kasambahay at nagtanong, nasaan ang prinsesa? Sabi ng babaeng iyon, itong daan patungo sa likod, mga 1 kilometro ang layo, ang tirahan ng prinsesa. Good. Tumayo si Omi, syempre, gumagamit si Omi ng mesmerism, para ito sa hindi kailangang gulo. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Omi ang tirahan ni Mo Chenji, isang maliit na hardin na may maliit na atik. Sa ngayon, si Mo Chenji ay nagsasanay ng martial arts sa harap ng atik, ngunit palagi siyang nadidistract. Sa wakas, inalis ni Mo Chenji ang kanyang espada at sinabing, bakit wala pang balita sa loob ng kalahating taon? Talaga bang pinatay siya ng aking ama ng palihim? Nakakainis, anong meron sa kanya? Sigaw ni Mo Chenji sa pagkabalisa, pagkalipas ng kalahating taon, wala man lang kalahating salita mula sa Wind Lightning, hindi nakitang nakalusot siya sa General Altar ng Demon Sect o sa kanyang mga aktibidad sa ibang lugar, si Mo Chenji ay nabubuhay sa pagkabagot araw-araw. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa bakod, magaling kong kapatid, ano ang pinagkakaabalahan mo? Dahil ba iniisip mo ang munting ministro la? Ibinaling ni Mo Chenji ang kanyang ulo, nakita lamang si Omi na nakahiga sa dingding, nakangiti sa kanya. Natigilan si Mo Chenji, mahirap paniwalaan na ang kaligayahan ay biglang bababa, ang Omi sa sandaling ito ay halos kapareho sa kabilang mundo ngunit mas gwapo, ito ay ang parehong hangin at magagaan na ulap tulad ng sa mundong ito, na inaasahan ni Mo Chenji. Tang, Omi, nanatili roon si Mo Chenji, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Chenji, miss na kita. Sinunggaban ni Omi si Mo Chenji at niyakap siya ng mahigpit na halos madapa ang katawan ni Mo Chenji sa yakap ni Omi, lalo na ang dibdib na yon. Ma'am, ako rin, umul ni Mo Chenji. Nagyakapan silang dalawa ng mahigpit. Kabanata 1110. Pagkaraan ng mahabang panahon, naghiwalay sina Omi at Mo Chenji sa isa't isa. Hinaplos ni Mo Chenji ang mukha ni Omi sa pagtataka at tumingin kay Omi nang hindi kumukurap. Tumingin din si Omi kay Mo Chenji nang hindi kumukurap. Parang ang dami niyang gustong sabihin pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Hitiyuan mo ulit, at mapapahid mo ang balat sa mukha ko. Paft! Tumawa si Mo Chenji at buong pagmamahal na pinandilatan si Omi. Chenji, napakagandang makita kang muli. Hinawakan din ni Omi ang mukha ni Mo Chenji na puno ng collagen at sinabing. Hindi ka ba galit sa akin? Ate you for what? Nasa kabilang banda ako, pinapatay ang napakaraming kaibigan mo, at mga babae. Papatayin mo akong lahat noon para bayaran iyon, at bakit, sa huling sandali, kinuha mo ang nakamamatay na arrow para sa akin sa lock ng mekanismo. Kasi, hanggang sa kailangan ko talagang mawala ka, hindi ko alam na hindi ko kayang mawala ka. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ano ang tungkol sa kanila? Hindi ka natatakot sa kanila na sumisigaw sa siyam na bukal. Umiti si Omi, sabihin sa katotohanan, hindi sila namatay, kababalik ko lang mula sa mundong iyon. Kalahati ng taon na ang nakalipas, pagkatapos kong patayin ang Ghost Eyeman, naghanap ako ng daanan patungo sa ibang mundo, at ito pala, ang Bottomless Abyss ay ang daanan patungo sa ibang mundo, at ang pagtalon pababa ay ang Thousand Mountain Tomb. Ano? Nagulat si Mo Chenji. Ang Bottomless Abyss na tumatalon pababa ay ang Thousand Mountain Tomb. Oo, 6 na buwan na akong naninirahan sa isang mundong iyon. No wonder wala kang narinig, naglakbay ka sa kabilang mundo. Sinabi mo lang na hindi sila namatay, ano ang nangyayari? Sa anong dahilan hindi ko alam, ngunit gayunpaman pagkatapos mong pumasok sa demonyo, papatayin mo sila gamit ang Burial Moon Sword, napunta sila sa isang peking estado ng kamatayan, at kapag nagising sila makalipas ang 1 buwan, nalaman nilang ang kanilang ang mga talento at iba pa ay nadagdagan ng higit sa 10 beses, at sila rin ay mas bata, at lahat ay mukhang 20 taong gulang na sila. Lahat sila ay nagpapasalamat sa iyo, kahit na hindi mo yun intensyon,
ngunit ito ay isang hindi direktang paraan ng pagbibigay sa kanila ng isang malaking pagbabago. My burial moon sword, ganoon ba talaga kahanga-hanga ito? Nataranta si Mu Chenji at kinuha ang kanyang espada, ang hitsura nito ay karaniwan, hindi ito mukhang napaka-espesyal. Kumunot ang noo ni Omi, ano? Ikaw mismo ay hindi mo alam kung ano ang nakapagtataka sa burial moon sword. Hindi ko alam, ang alam ko lang ay naposes ako noong una dahil ang burial moon sword ay palaging makakaapekto sa aking emosyon, at pagkatapos ay kapag nakuha ko na ang aking kilanawan, ang burial moon sword ay konektado sa aking puso, kaya dapat ako ay napakamalakas na ngayon, at ang burial moon sword ay parang nasa isip ko. Tungkol naman sa iba, hindi ko talaga alam, at wala akong nararamdamang pagbabago sa sarili ko. Kakaiba yan, sa lahat ng bagay, ikaw ang higit na nagbago. Maaaring hindi ko sinasadyang naging inspirasyon ang burial moon sword na maging isang bagay. Pwede naman, pag-aralan mo ng maayos. Good, by the way, bakit may dalang satchel ka? Oy, hindi ito satchel, ito ay isang flying machine. Ang flying machine na ito ay maaaring maglabas ng bilis ng tirador na 1,500 kilometro bawat oras, kaya bitbit ko ito sa aking likod at napakabilis ko. Paumanhin, ako pinatay lang si Moming Dao at Red Scorpion sa ilalim ng ilong ng ilan sa mga angkan ng Demon Sect mo. Ano? Nagulat si Mu Chenji, dahil ang dalawang inapo na ito ay talagang napakahenyo na mga karakter, at ang pinagtutuunan ng pansin ng Demon Sect. Mas mahigit, Chenji, hindi ka dapat nagtatanim ng sama ng loob sa akin dahil dito. Tanong ni Omi. Tumingin si Mu Chenji kay Omi at nagtanong, kung, papatayin ko ang mga henyo ng iyong Righteous Alliance, magdaramdam ka ba sa akin? Hindi, kasi, nalampasan mo na ang lahat ng nasa puso ko, asawa kita. Namula si Mu Chenji at galit na sinabi, sino ang asawa mo, mahiya ka? Hahaha. Binuhat ni Omi si Mu Chenji, pamwesto sa pwesto ng ilang laps, ang katawan ni Mu Chenji ay talagang pandamdam, medyo niyakap ni Omi ang pakiramdam na ang tanga. Sige, ibaba mo muna ako. Huwag mo akong ibaba, maliban kung sasabihin mong asawa ko ito. Jeez, stop it, nahihiyang sabi ni Mu Chenji. Hindi kita pababayaan hanggat hindi mo sinasabi. Sige. Sige, natatakot ako sa iyo, asawa mo ako, okay lang palagi. Noon lamang ibinaba ni Omi si Mu Chenji, at si Mu Chenji ay tumitig ng buong pagmamahal kay Omi. Pinatay mo si Red Scorpion at Moming Dao, at ngayon hinahanap mo pa rin ako kung hindi ka tumakas. Medyo kinakabahang sabi ni Mu Chenji. Che, hindi lang pangalan ang flying machine ko, kahit ang Demon Lord ay hindi ako mahuli. Si Mu Chenji ay abala sa pagsasabing, Omi, ay panggako mo sa akin na hinding-hindi mo gagawing kaaway ang aking ama, okay. Mukhang nasa dilema si Mu Chenji, wala siyang pakialam sa ibang tao, ngunit ama, siya ang pinakamalapit, kamag-anak ah. Chenji, ang tatay mo ang gustong gumawa ng kaaway sa akin ah, sa totoo lang, nasusukan ako sa mga ilog at lawa na ito, anong mga dissenting sekta, anong mga demonyo. Gayunpaman, hindi ko talaga mababago itong Django sa akin. Well, ako rin, dati hindi ko maintindihan, akala ko mga dissenting tao, lahat pwede patayin, pero pumunta ako sa kabilang mundo, unti-unti kong naintindihan na walang dissenting demonyo, tanging ang puso ng tao. Sa kasamaang palad, wala akong mababago sa mundong ito, Omi, natatakot ako na balang araw. Maging kalaban ka ng buhay at kamatayan ng aking ama, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mu Chenji takot na sabi. Hinawakan ni Omi ang kamay ni Mu Chenji at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mapahiya ka, tulad ng aking Panginoon at tiyahin, ayoko rin na maging kalaban mo sila sa buhay at kamatayan balang araw. Ayoko, kahit mamatay ako, hindi ko nasasaktan ang mga mahal mo sa buhay, minsan ko na silang nasaktan. Paniniguro ni Mu Chenji. Manam, tumingin si Omi kay Mu Chenji nang may pasasalamat. Ngunit, ang ilog at lawa na ito ay hindi na sa atin upang baguhin, hindi natin ito kayang pumunta ng mag-isa, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Mu Chenji. Dumating na ang mga bagay-bagay, isang hakbang na lang ang magagawa natin, kumapit ka sa iyong burial moon sword at pag-aralan mo ito para malaman kung ano ang potensyal nito, pagkatapos, gagamitin din natin ito ng mabuti, baka tayo maaaring magbago bilang resulta.
Sa ganoong paraan, tataas ang ating talento at lakas, at kapag tayo ay malakas, walang makakagawa sa atin, maging mabuti man tayo o masama. Magkasama, tayo ay magiging malaya at mapagmataas ng mundo. Ma'am, sige, kung gayon, oras na para pumunta ako, kahit na dinala ko ang aking lumilipad na makina. Ngunit ang bagay na ito, kung tutuusin, ay isang makina, tulad ng isang lumilipad na barko, ang kaunting pinsala at ito ay natanggal. Ngunit, ako. Mo Chenji mukhang nahihirapan siyang humiwalay dito. Si Omi, nang makita ito, ay lumipat sa loob, at sa paghila ng kanyang kamay, hinaila niya si Mo Chenji sa kanyang mga bisig, magsasalita na sana si Mo Chenji, biglang hinalikan ni Omi si Mo Chenji. Ang mga mata ng Phoenix ni Mo Chenji, ang buong tao ay nanatili doon, ang unang halik ni Omi ay hinalikan, nakaramdam ng pamamanhid na mga labi, ngunit hinayaan niyang kagati ni Omi ang kanyang mapupulang labi, at, ang katawan ay nagmula sa kakaibang pakiramdam.